Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kamatchas. Nandito tayo ngayon sa ating Torneo Tal Memorial Blitz Tournament. Ayan, sponsored by Sir Rafi Garcia. Okay, so ready na ba kayo sa bakbakan na ito? Ang time control nito, mga kamatchas, ay 3 minutes plus 2 seconds increment. At ito ay 12 rounds. Ayan, okay. Mabilis lang ito, no? Ayan, magsisimula na ang ating top seed dito. Walang iba kung hindi ang isa sa talagang matinding non-master sa ating bansa na si Sherwin Chu. Ang rating niya 2658 sa Blitz rating. At we have 391 participants, mga kamatchas. Okay, so simulan na kagad natin. Ito po, wrong movers. Ang black at white naman dito si Sherwin Chu. Itinira ang Sicilian Open Variation. Knight XD4, Knight F6, Knight C3, A6. Ang legend na Sicilian Knight of Defense. Nag E6, F4. Akala ko mag-Queen B6. Kaka-analyze lang natin yung kanina, no? So, nag Queen C7, nag Castle, Knight C6. So, grabe itong laban na ito, mga kamatchas. Napakainit kagad ng bungad. At talagang mabibilis ang mga players. So, ito po ay with 2 seconds increment, mga kamatchas. Live tayo dito sa ating YouTube. Live tayo dito sa ating Facebook page. So, very welcome po sa ating mga tagapanood sa YouTube at sa Facebook page. Okay. So, ang bilis ng labanan, mga kamatchas. Maraming salamat po sa pag-share. At sa mga magla-like, please share, mga kamatchas. Dahil kung kayo ay mag-share and magla-like, meron tayong simpleng paraffle mamaya, GCash. Okay? Kaya kayo po ay mag-share na and mag-like sa ating stream, mga kamatchas. Okay. Ayan. Napatagal doon si Wrong Movers, no? Kasi medyo mabigat yung binitawang tirada roon ni Sherwin Chu. E5. Okay. Mamaya, analyze nga natin to, mga kamatchas. Ha? Medyo nahiwagaan ako dito sa laban na ito. Maganda, no? Nag E5. Capture ang Tori sa H1, ha? No? Matindi yun, ha? O, sige. At dito, mga kamatchas, ha? Hanep, Rook takes D5. mukhang merong mananalo yata dito ng, ano, ng tal best alike game. No? May award yon. Kandidato na ito. Sige, tingnan natin, no? Kandidato na ito. Titingnan po natin sa papasok po na top 10 sa torneyong ito, mga kamatsa. Sa top 10 natin kukunin yung Best Tal Alike Game Award. Okay? Kasi, syempre, iba yung nasa top 10 eh. Titingnan po namin lahat ng games na nilaro nila. Pipili ako ng pinaka the best na tal look alike na naging laro. At yun ang bibigyan natin ng award na another. Bukod po yun, no? Bukod. Hindi kasama yun sa makukuhang major prize. Kapag talagang kamukhang-kamukha ng tema ng tal alike game, ay talagang yun po ang ating bibigyan. Grabe ito. Mukhang malamika El Talandatingan ito, ah. Malupites. Sige. Nag-King C8. Talagang inatake ng binayo ng binayo ni Sherwin Chu, no? Grabe. Ang lakas ng kanyang atake, mga kamatchas. Ayan, magandang gabi ulit. Shout out sa ating mga tagapanood sa Facebook page and sa ating YouTube. Okay, grabe. Halos hindi pa rin nababawasan ang oras ni Sherwin Chu. Dahil ito po ay may 2 seconds increment. Pag mabilis ka talaga, manganganak pa ng manganganak ang oras. Ayan, sige. Tayo ay mayroong 300. Ilan yung players natin? 390 or 400? Dami, no? Dami nakasali. 410 players po ang nakasali ngayon, mga kamatchas. So, thank you very much sa inyong pagpa-participate dito. So, hindi pa natatapos pero tuwang-tuwa na po ang aking kalooban. And especially, syempre, pag nakikita ito ng ating sponsor na si Sir Rafi Garcia, ay talagang tuwang-tuwa kasi talagang maraming nakilahok sa birthday celebration ni Mikael Tal. Ayan. Salamat po sa mga nag-share, mga kamatchas. Thank you very much. Okay, so mamaya po at the end of the live ay mayroong roulette tayo sa mga nag-share, mga nag-share and nag-like. Ah, okay ngayon. Okay, sige, mamaya makikita natin. Ayan. So matindi nga po, no, matindi itong laban na ito, ah. Una pa lang pinakitaan na tayo ng mainit na laban. Grabe yung sacrifice niya, Rook takes D5. Sige, tingnan natin. Kinapture, capture, ah, binigay na, no, kasi ano na nga, eh, no, ayun.
So nanalo po dito si Sherwin Chu sa 21 moves. Tingnan natin ito. Wait lang po ha, sleeping ko lang ha, kasi nahiwagaan ako dito eh. Nahiwagaan ako sa laban. Meron kasing capture kanina sa rook sa A1. Galing ni Sherwin Chu, ano po. Yun, E5 oh, eto oh. E5. Wait lang ha. E5 ang tira dito. Genius yung E5 oh. So knight D5. Pag kinapture ang tore sa H1, may bishop G2, at kapag kumapture, ay may check doon. Maku-queenless, malupites. Kaya pala di pwedeng capturein. Yun lang po ang hiwagang gusto ko maunawaan. Ah, ito 'yung nangyari, no? Boom! Nip 'yun, grabe, malamika Eltal. Sige, balik na tayo. Congrats. Dito tayo ngayon. So meron na po tayong 414 players na kasali, mga kamatyas. So dito tayo titingin sa automatic, no, sa mga sa automatic featured board ni Liches, kasi meron siyang automatic na pinapanood eh. So ito si Kimwell Aaron Lorenzo. Ayan po. So at ang black dito, sino ba to? Si tingnan nga natin kung sino siya. Si Rogel Donio na taga Leyte. Ayan, taga Leyte pala, no. Okay, queenless ang black. Queenless ang black. Sige, pagkatapos nito, i-recap natin, mga kamatyas. Kukunin natin ang best Tal Alike Award game sa top 10 result, ha. Doon natin kukunin, mga kamatyas, kung sino talaga. At ipapasadahan natin ang magandang analysis siguro. Kasi, ano yun eh, magandang laban eh. Ayan, salamat po, Sir Andre. Nag-C6. Alright, Bishop C8. Grabe, ipit nga lang ang mga pyesa, no. Di maka... makahingay itong knight and yung bishops. Okay. Bishop B5 para wala ng mga likot-likot na pwede pang bumaba ng check. Ayan. Salamat po, Sir Emerson P. Luceo. Ayan. Queen B3. Kasi walang gagawin yung queen dun eh, no? Walang gagawin. Kaya kailangan gumawa ng something kapakipakinabang ang queen na yan. Otherwise, di niya mararamdaman talaga na siya ay lamang ng queen dito. Nag F6, ayan, para makabasag na, makahinga-hinga. Pero capture, still, hirap pa rin po sa developments ang knight sa E8. Ayan, salamat po, Jerome Alejandro II, sa inyong pag-share. Knight G7 and nag queen D3, ayon, para atakihin ang pawn sa G6. Okay. Salamat po sa pag-share, Sir Michael, no? Okay, queen D3, threatening queen takes. Ayan, tingnan natin, bishop takes E5. Okay, once again ha, mga players, alam ko po nanonood kayo and yung iba tutok sa laro. Sana walang magko-close ng account dito ha, para malinis ang laban natin. Hindi baling talo, walang problema. Basta tandaan nyo po, mas mahalaga ang value ng name kumpara sa makukuha nyo pong premyo. O wala pang ang premyo pag nagkataon, di ba? Yung iba kasi naghahangad na magka-premyo dahil gumagamit ng mga mahika, mga magic-magic na pang-cheat. Eh, himbis na magkapere, wala pa. Wala na nakuha, nasira pa pangalan. Kaya sana po, mas maigi ng walang nakuhang premyo, malinis ang pangalan, mas mainam po yun. Matyas, ayan po, nanalo dito si Kimwell Aaron Lorenzo, ang pambato ng, alam ko taga Kalamba ito eh. Kalamba ba? Ah, hindi, taga Kabuyaw. Under Dr. Paez, ayan. Kilala ko po yan, nakakalaro ko sa Blitz yan sa Laguna. Malupites talaga yan. And player yan ng UE, University of the East. Ayan, so dito naman tayo kay Francis Talabok versus Badong. Okay, rating 2448. Mabibigat pala yung mga sumali dito. Ah. Matindi oh. Okay, at si Francis Talabok po, yan po ay halos nakasabayan ko sa Shell nung time na meron pang Shell Active Chess. Kaya isa sa mga veterano talaga yan na talagang halos master na rin po. Walang title pero halos ako po magsasabi master na rin yan. No? And Badong. Sino ba si Badong? One rock up, no, winning dito si ano. Badong. Ah, Edgar Bugtong taga Nueva Ecija. Ayan. Okay, sa mga hindi ko po kilala, tingnan ko talaga para makilala. Okay. Ayan. Okay, 27 seconds, 32 seconds. Pero definitely, overwhelming advantage ang white dito. H7
and going to H8 promote. So, Francis Talabok wins the game. Okay, balik tayo. Ayan, at 14 pa ang naglalaro. So, dito tayo, Michael Aguilar. Ayan, ang pambato ng Dasmariñas Cavite versus Romy. Okay, yun nga lang, naka-queen na ang white dito. Okay, so winning na ang white. Hoping for stalemate, pero medyo malabo-labo na. Ayan po, okay. So, nanalo si Aguilar at mayroon pang 10 naglalaro. Ito, si CM Lorena. Ayan, ito ba si National Master Lorena? Ito ba yon? Wait lang ha, baka ito si Kuya Kaloy eh. Ay, si Kuya Kaloy na. Kuya Kaloy, salamat ha sa paglaro mo ha. Ayan, si Kuya Kaloy po. Ano yan, nakasama ko sa Malaysia. Nagtuturo kami ng mga estudyante rin sa Malaysia. Ayan, isa po sa malakas nating veteran national master ng ating bansa. Ayan, kung ang naaalala ko kay Kuya Kaloy, si Turbulence. Para pong si Mikael Talian, mga kamatsyas. Kapag inaatake niya, Turbulence ang tawag niya ron. Kumakalog yung eroplano. Atakador yan eh. So, tingnan natin. Ang kalaban niya dito ay si Secret Stash. Ayan, Secret Stash. Sino ba ito? Tingnan natin. Hindi ko kilala eh, no? Secret Stash si JC Jamie. You can only get good at chess if you love the game. Bobby Fischer. Ayun. Maka Fischer. Ayan. Maraming salamat po, Sir Rafi Garcia. Thank you sa live coach. Good luck sa lahat. Try nyo makuha ang tal bonus prize. Ayun. Salamat po, sir. Ayan po ang ating sponsor. So, try to get the tal bonus prize, no? Or yung tal alike game. Okay. So, sayang din po yun, ano? 500 GCash din yun. Kukunin po natin yun sa top 10. Doon natin pipiliin yun nasa top 10. Kasi hindi na natin makikita lahat sa dami niyan. So, top 10 na lang po. Kukuha na natin nun. Titingnan natin. Okay. Nanalo dito si National Master Lorena. Pero CM na siya, no? Sa FIDE title. Mas kinikilala po kasi yung CM na title kumpara sa pagdating sa international, ha? Recognize ang CM. Compare it sa National Master kasi sa bansa po yun eh. Kaya pagdating ng ibang bansa ng mga National Master dito sa atin, walang title. Yun po yun. So, isa na lang ang natitira ditong laban sa laban nila Patrick Ofyang and versus Gonshu. Ayan po. So, tingnan natin. Ito pa-promote ito. Pa-promote ang pon. Pa-promote. Okay. Ito naman pag ganun pa. Sige. Medyo matagal itong laban na ito. Medyo magigitan pa. Gitgitan. Kung sino ang unang bumigay na nerve, yun po ang bibigay talaga. Sino unang bumigay? Bibigay talaga. Hindi ko yata nabuksan yung ano ko. No? Buksan ko nga yung aking effects. Hindi ko pala nabuksan yung aking effects na kalimutan ko. Sige. Ayan na. It's at only 12 rounds lang, mga kamatsyas. 12 rounds battle. Okay. So, sa mga gusto pong magpa-tournament dyan, ha, very welcome. Pwede po. Pa-tournament na kayo para maganda laban. So, inan nga muna natin. Patawa muna tayo kung tumatalab. Ah, tumalab. Okay. Ayan, tumalab na pong effects natin. Tumawa. Okay. Nananakbo ang king. Talagang ganadong-ganado ang king. Samantalang ang queen, ganadong-ganado ring chumik ng chumik. Ayan. Kasi sa mga ganito pagkakataon, mas macheck ang tira, mas makaubos ng oras. Okay, tingnan natin. Nag-knight. Ayan na. Threatening. Ay, ganun na. Grabe ang threat, no? Salbahiski na threat. Okay, tingnan natin kung anong gagawin treatment dito ng white para ma-save. Ow! Grabe. Natawa ako. Matindi yun, mga kamatsyas. Kasi dito, ayun, nanalo po ang black. No, kasi dito nagbaka sakali. Dito ako natawa eh. Nagbaka sakali ang puti. Kasi may ganyan eh. Di ba nagbaka sakali ang tinira naman? Ito kasi capture na siya eh. Ayan oh. Capture. Nagulat ako. Umangat yung king. Ayun. Tapos, kala ko pumatak yung baka sakali. Gumanon din pala. Hindi rin nakita. Ayun. Kasi nga po, dying seconds na. Okay. And then, namatya. Sayang. Capture yung queen. Ayun no, capture. Buong-buo. Ayan, talaga wala tayong magawa. It's a part of a blitz game. Sige po, balik tayo. And going for round number 2 na tayo. Ito ay sa laro nila. Ito, grabe, tingnan natin ito. Laro ni Hanamichi Sakuragi versus Ted Ian Montoyo. Ayan, salamat po Sir Ralph Edwin
Panty sa 75 stars. Ayan. So, ito po. Si Ted Montoyo po, kilala ko yan na player ng somewhere in Bacolod. Hindi ko nakakamali, Bacolod, no? Or Iloilo. Basta ganun po. Sa Visayas siya, pero isa yan sa kilala ko talagang napaka-veterano na kapag mayroong mga inter-province team championship, hindi pwedeng wala yan. Hindi talaga pwedeng, hindi kukunin yan kasi isa po talaga sa ano yan, malakas na player si Ted Ian Montoyo. Hello pare, salamat sa pagsali ha. Ayan, and sino ba to si Hanamichi? Tingnan natin, Sakuragi. Sakuragi din oh. Ako ang hari ng rebound, 12 years old. Ah, 12 years old, taga San Pedro, Laguna. Hanamichi Sakuragi. Ah, okay. So, dati na ba nating member ito? Nakapasok na sa team ito? Hindi pa? Ah, okay. Sige, sige. Nag C4? Ano ba laban nila? Ang laban nila ay nagpasimula sa opening na D4, C5, Knight F3, C. Oh, okay. Normal, ano siya, normal queen spawn. Knight X D4, D5, E3. Okay. Na parang na uwi sa pagka, ito kasi yung ganitong resulta mga kamatsas, ano yan eh. Lumalabas yan sa call system. Yung mga ganyan, call system, naka-knight B dito, yeah, makunat, medyo strategic ang datingan dito ng puti. Pero dito, may buntot yung ano, may una ulo. May una buntot. Ah, huli ang buntot, nasa una ulo. Pagka ganyan, no? yung mga guhit ng gano'n, may panganib eh. May mga panganib na paparating. Ayan, so. Okay po, wait lang ha. Gusto ko mabasa ang inyong mga chats, mga kamatsas eh. Okay. Magandang gabi po sa aming tagapanood, 171. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan, nakalaro po ba yung iba sa inyo? Matindi tong labanan na ito kasi open ito. Marami, dinumog tayo ng mga open masters, mga kamatsyas. And salamat po sa mga... Salamat po Sir Ralph Edwin. Okay, sa inyong stars. Thank you po. Thank you in advance sa mga mag-share po ng stars dyan. Thank you very much. Ayun. So... Right, marami nag-share, no? Junior Pascual is now following. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, follow na po kayo dahil marami tayong mga tournaments na paparating talaga. Napakarami. May RMT series tayo, meron tayong Kiddies Tournament. Okay, so abangan nyo po yan mga kamatsyas. Pa-share po ang ating stream mga kamatsyas ha. Kasama kayo sa ruleta kapag kayo ay nag-share. So sayang din yon, simpleng GCash, pero pagka kayo ang nabuno, sayang din, di ba? GCash din yon. So, pa-share na rin po ang ating stream. Thank you very much. Joshua Corquega is now following. Salamat po, no, sa mga new followers namin. Welcome sa aming Facebook page. Alright. Laro ni Hanamichi. Ayun. Salamat po sa pag-share. Mendoza. Ayan. Okay. Grabe. Talagang pinapaulanan na ng mga atake dito sa Kingside, pero nananatiling hanggat maaari solid pa rin ang ginagawa dito ni Hanamichi, at nanggugulo siya sa binabalak talaga ng black na atake. Okay. Ayan, maraming salamat po ha. Salamat po sino yan? Ayon si JC Capones. Thank you po sa inyong stars. Malaking tulong po yan sa ating channel mga kamatsyas. Ayan. Bah, napaisip dito si Montoyo. Ano kaya ang kanyang iniisip? May iniisip ito, tiyak. Na malalim. Hindi na siya makatira. Ano nangyari? May iniisip siguro, no? Something like Knight X F2, mga ganon. So, kabagay, medyo malayo pa yun eh. Ano kaya dito ang... kinapture lang. But, sa akin kasi normally B6 lang, di ba? Salamat po, Edgardo Batalya. Thank you very much po sa inyong stars. Malaking tulong po yan mga kamatsyas. Malaking tulong po ang inyong sineshare na stars kasi sa ikapagpapatuloy at marami pang mga tournaments sa paparating. Ayan. And sa atin po mga tournament sponsors, very welcome po ha. Kung kayo ay mayroong mga occasions na gustong idaos na tournament, ayun. So,
Mag-ano lang po kayo, message lang kayo para idadaos natin sa pamamagitan ng tournament na gagawin natin. Okay. Shout out kay Mark Jester Reves. Knight E5, inatake ang rook sa C6, umatras rook C3. Ayan, kanina pa talaga init na init ang black dito kung paano aatakihin talaga ang white king. Samantalang dito, si Hanamichi ay nagtitiis lang. Kasi sa chess, kailangan din po talaga ng matiisin ka dito. Talo ang inip, ika nga. Talo inip. Sarap sumali, coach, kaso di maka, ano, Lichess account ko. Ano po yung hindi maka, ano, maka-join? Hindi maka-join ba? Ah, baka kulang pa sa number of games ng Blitz. Ganun po kasi yun eh, pagka walang join button, kayong nakita, may kulang sa requirements pa si Lichess doon sa account nyo. Ganun po yun. Kaya kailangan talaga laruin muna. Ayan na, ina-atake na, pinormahan na ng atake. So, papaano ba ito magko-continue? Nag-knight F3. Atake. So, pressure, atake sa tore. May pressure sa knight. And, syempre, ang under pressure talaga na malaki dito ay ang king sa F1. Rook C1. Umiwas. Kinapture ng bishop. Kinapture din ng bishop. Kinapture ng knight. Ah, okay. Then, ito ba ang balak niya? Magpupush ba ang balak niya? Ah, itong isa. Okay. Parang ang sarap yata nung E-trig. parang mas malaki, mas malapit sa puso ng king yun. Ah, okay. Kinapture. Nag E3. Shout out kay Vaguchay Family. Shout out po kay Reynald J. Boy. Okay po. Okay na, ito na. Patuloy nang pinapaulan na ng atake. Ah, may capture pala dito, no? Hindi pala pwede magpakasiguro. May mga ano din pala yun. May mga kiliti rin pala, no? Pag hindi nakita, yari. Sige, ano kaya dito ang gagawin? Gumanon lang, umatras, para ganon. Yan, tingnan natin. Depensa muna, depensa. Dumipensa muna. 35 seconds against 27 seconds. Nag-rook E4. Threatening rook takes. Yun ang mabigat. May atake dito, no? Ano kayang gagawing gamot dito? May gamot pa ba? Medyo mabigat yung datingan na yun. Mabigat ang datingan. Nag-rook G2. Yun. Naku, sa pull. Ah! sa puso ang tama. Yun. Okay. So still, meron pa rin, meron pa rin. Playable pa rin. Kinapture. At this point, 2 pawns up ang black. And white is hoping for miracles. Sabi nga ng mga English commentator eh, no? White is fighting for his life. Parang 50-50 ang datingan eh. Fighting for white's life ito. Tingnan natin, yun, nag-resign na po. Kasi wala na eh. Kapag umangat ang king, may rook e3 na, maku-queenless na. Pag bumaba naman, mayroong rook e1 check. Okay? So, nga pala po, dun sa pinapanood ko kanina na tutulungan po natin na player, taga Dasmariñas, no, si Wong. Pinost ko na yung GCash doon sa kaninang title ng ano natin, video natin, yung GCash number. Bahala na po kayo, ha? Bahala na po kayong tumulong. Okay. So dito naman, sa laban naman ni RV Joaquin and Samar versus Michael Aguilar ng Dasmariñas City. Kaya kilala ko ito. Pero itong si Joaquin, tingnan nga natin, taga saan ba siya? Taga Lawang Northern Samar. Ah, taga Northern Samar. Siya pala si Ruben Joaquin. Okay, balik tayo. At least kilala na natin, ano? So, super winning na ang block dito kasi sa daming lamang na pyesa. Okay? Alright, balik tayo dito. Hanap tayo ng medyo maganda-gandang, ano, kasi dito overwhelming na ang block eh. Hanap tayo ng medyo maganda-ganda. Ito. Laro ni Genesis Andres. Ito, kilala ko to si Genesis Andres. Player din ito ng Dasmariñas. Kidis po ito, bata pa.
And si My Rules, sino ba itong si My Rules? Taga Italy? Taga Italy. Inilagay mo ba na ano na inopen mo ba 'yon sa lahat kahit na bansa? Kahit international, inopen mo? Sa group ko. Hindi ba 'ni? Ha? Oh, may peso naman eh, sige. Naka ano po kasi nakapasok sa team ito eh, sa team ng ating sa pangalan ko yung I am Roderick Nava Chess Team D Chess. Eh kapag nandun na sa loob, makaka-join talaga. Kaya hindi na namin kontrolado yung sasalain pa. Oh, anyway, kung mananalo sila, oh edi peso lang, 'di ba? Oh. GCash lang 'yon ha, walang PayPal ha. Ayun, na matchas po nanalo dito si sino to? Tingnan nga natin 'to. Miro Delco, taga Italy. Taga Italy, no? Meron pala tayong taga ibang bansa rito. Okay. So, meron pang limang naglalaban. Tingnan nga natin to. Medyo maganda rin ito. Ha? Laro ni OJ Reyes. Sino to si Reyes? Oshi James Reyes, taga Santa Rita, Diladila, Pampanga. Ayan. And Spider. Tingnan natin. Taga saan to si Spider? Kill Chester Asuncion, Cagayan. Ayun, taga Cagayan. Okay. Ah, winning na, winning na. Super winning na. Nilagyan ko po ng 2 seconds increment para medyo maganda laban. Ayun. 3 plus 2 standard ng World Blitz Tournament. Okay, nanalo dito si Spider. Balik tayo, balik. Okay, isa na lang ang naglalaro. At grabe ang bakbakan na ito mga kamatsyas. Dalawang tag-isang tore. Tag-isang tore, oh. Hanip yan, tag-isang tore. Talagang labanan, saklak na lang talaga ang laban, oh. Lalakas, di ako makasabay, sabi ni Mark Rovin. Empleo, opo, malalakas talaga pagka ganito. Open kasi ito, eh. Open, eh. Kaya mapapalaban talaga kayo. Magandang gabi po sa aming mga taga-panood. Sa aming Facebook page at sa aming YouTube. Okay, magandang gabi po sa aming sa taga-panood namin. Okay, miso po, kaangas. Ayun, sino yun? Si Angas Vlogger PH. Kaangas, si ano yan ah? Dipas yan ah. Okay. Rook H1. Oh, tabla na, tabla na. Ayaw pang itabla. Tabla na. Susubukan, ano? Baka mamaya mahalaw nga. Maswindle pa eh. Labanan sa oras. Ito mabigat pagka ganito. No? Sa bagay, ito naman dadaan naman ito sa automatic 50 move rule. Tatapusin ang laban. No? Malatabla. Kasi 50 move rule mga kamatsyas without capture, tabla yun eh. Pag walang naganap na capture. Kailangan may maganap na capture para back to zero ang 50 moves. Ayun. Alam ko puro king na lang ang gagalaw. Mamatsyasin talaga ng black rock yan. Okay. Manunundot sa ilalim eh no. Salbahiski. Uy, grabe oh. Dito pa naman, may exhibition pa rin. Dikit, dikit, dikit. Ah, kala ko didikit eh. Aalis yan. Huwag na, dyan ka na lang para may Rook F3. Ah, umalis pa nga. Matagal pa itong laban na ito. Ayong, tanggap na. Oh, tanggapin na. Ah, nagtabla na. Okay, tabla na po. Tinabla na automatic ni Liches. Alright, balik na tayo. So, ito ngayon, so far, after round number 2, 462 players po ang sumali. Ayan, Sir Rafi, no, nakakatuwa. Ang dami, dinumog ang iyong pa-tournament. Ang iyong palaro ng 463 players. Ang dami, no? Kahapon lang yan pinost. Luigi ang nangunguna. Sino to si Luigi? Ah, walang pangalan, no? Luigi. Arlagbon. Carlo Boy. Ayan, basta yan na po yon. Ang hirap ng mga username. Okay, it's 14 seconds. Magsisimula na. Once again, ang champion po natin ay tatanggap ng 1,000 and 500, 300, 200, 100 and 6 to 10 placer ay 50 GCash or load. Ayan, and then mamaya may ruleta tayo and meron din tayong best game prize na tal-alike game. At kung sino po ang mapupusuan natin, Wesley So, sapian mo ako ng galing mo para matalo ko sila, sabi ni Merchin. Ayan, dito na tayo kay Sherwin Chu.
Okay po. Sila ay nagpasimula sa opening na buli natin. E4C6 Caro-Kann Defense Exchange Variation. Ayun. Ayan. Ito po ang laban nila. Luigi versus Sherwin Chu. May question mark yung rating ni Luigi. Ibig sabihin, bago pa lang siya naggawa ng account. Bago pa lang. Patricio, ayun. Awatin mo, coach! Ayaw magpaawat, coach. Oo nga, eh, no? Makikisingit po kahit di ako nag-che-chess, sabi ni Cyrene Kate. Ayan. Okay lang po, okay lang. Ito po ay welcome and open po sa lahat, mga kamatsas. You are free to watch our tournament. Sige. Malalaman natin ngayon kung sino talaga ang matinding maglalaro, ang matinding mananalo sa Blitz tournament na ito. A5. Nag-G4 ang idea, mag-G5. Atake sa kingside. Ayan, atakador talaga itong si Sherwin Chu, no? Rating niya ay 2662 sa Blitz. Mataas. G5, umatake na. Nagparamdam kagad ng atake kagad sa kingside. So, ito yung kaninang napanood natin, mga kamatsas, yung nag-sacrifice yung first game. So, it's third round. Over 12 rounds. Ayan po ang schedule ng ating rounds. 12 rounds ito. Medyo sapat na yon. Inisip ko nga 15 rounds eh. Kaso masyadong matagal na. 12 rounds. Okay na, okay na yan siguro. Shout out, coach. Sana di mabulol. Demarty. Dispa Beladera. Ayan. Dispa Beladera. Shout out. Oo nga. No? Medyo may pagka tang twist yan. Malupites. Oh, kumakounter ha. Kumakounter si Luigi. Yan, sa malakas na atake, Chumik, nag-bishop to G3. Pressure sa knight. Ano bang gagawin? Rook G1 ba? Yan, nag-rook G1 nga. Kasi usually pagka ganyan, tinatransfer talaga ang force papunta sa king. Okay, dito, minor pieces combination, bishop pair nga lang dito ang puti. Nag-E5. Ang ganda rin ng E5 mo. The best. Kasi ang idea, pag kinapture, may posibilidad ma-open ang light square bishop at maa-atake ang white king. So maganda, magandang E5. The best. Ayan, tingnan natin. Medyo nahihirapan din itong si Sherwin. Ano, napapaisip siya. At dito po, mga kamatsas, expected na habang tumatagal ang round ay palakas ang palakas ang kanilang mga laban. Dahil ito ay score by score, hindi siya running time na tinatawag natin na Grand Prix system na running time 2 hours. Doon nga lang nagpapaulit-ulit kahit na nakalaban mo na, makakalaban mo ulit. So dito sa Swiss system, once na makalaban mo na, hindi na pwedeng maulit ang kalaban. Okay? Another opponent na ulit at based din sa score ang basihan ng kanilang pairing. Nag-knight G6, inatake ang queen sa H4. Ayan. Queen F2. Para may H4, H5, mga ganong idea. Sige, tingnan natin. Maganda rin ang depensa eh. Ganda rin dumipensa nito ni ano, ni Luigi, no? Hindi basta-basta yung depensa niya, matibay din. Nag-bishop A6 kasi yung bishop niya talagang totally block na ng pawns. So, nag-bishop A6, hamon sa strong bishop. Gustong ipalit ang bad bishop sa good bishop. Ayun. Thank you very much, Exekel. Exekel B. Santiago, salamat po sa inyong stars. Thank you. Ayan, umiwas. Kasi nga, good bishop yan eh. Good bishop, bad bishop. Siyempre, iwas natin sa exchange. Lugi tayo sa palitan. No? Kasi mangyari, eh, bad bishop ito, good yan. Iwas talaga. Hindi talaga ipapalit. Ayan. Okay, salamat po, Exekel B. Santiago. Ayan. Nag-bishop C8, hamon ulit. Hamon. Nag-rook takes G4. Dito talaga ang gustong mangyari ng puti. Makabuelo siya ng atake. Samantalang ang black nagparamdam ng B5. Gusto mag B4. Kakounter sa queenside para may kiliti din naman siya doon kahit papaano. At hindi buhos na buhos lang ang focus ng white to attack in the kingside. Nag-F5. Ayan na. Grabe yung F5. Ang lakas din ha. F5. Lakas. Pwersadong i-enpassant capture. Enpassant. Persado eh. Kasi pag hindi, mag-F4 eh. Dire-direcho eh. Queen G2. Yun nga lang, mayroong napakalakas na potential triple battery towards the G7. Yan po ang malakas dyan na paparating.
nag Knight F4, ayaw rin talaga magpahuli ni Luigi. Gusto niyang mangiliti rin, manggulo, manira ng potential attack ng white dito. So nag Knight F4, idea, pag kinapture, capture, may tore. So wala pa rin gaanong force. Maganda yung Knight F4, the best din talaga, no? The best. Idol, ilang taon ka po naging international master? Ako po ay naging international master noong taong... Ako, nakalimutan ko na. Ano pa lang ako nun? 2000 and ano yun eh? 2014? Eh, ngayon eh, 2021 na. So, ilang taon yun? 7 years ago. Bata-bata pa po nung time na yon. Medyo bata pa. Ganun na lang. Grabe. Malatal third round ko, coach. Sabi ni Jason Patricio. Ayan, pero kukunin po natin yung best tile game sa top 10 na papasok dito sa atin, na sa top 10 para talagang solid talaga. Okay? Ibig sabihin, pag top 10, matindi rin ang kalaban, no? Matindi rin ang nakalaban na nun, sigurado. Pasok sa top 10, eh. Yun po. Pilitin nyo po makapasok sa top 10 para makita natin na solid talaga ang inyong laro din talaga. At masabi natin malakas ang kalaban nyo. Pa-share po ang ating stream, ha? Para kayo ikasama mamaya sa ating roulette, ha? Tatanggap kayo ng GCash. Ayan. Pang-load din yan. At magandang gabi sa aming tagapanood sa YouTube at sa Facebook page. Ayan, meron tayong tagapanood sa YouTube. Magandang gabi po. Shout out kay John Kennard Soriano. And shout out kay Sidel Camrod. And Angelo Medina. Ayan, shout out kay Angelo Medina and kay Richard Pedro Abara. Okay, and kay... John Earl Mendoza. Ayan, shout out po. Hello po sa aming mga tagapanood dito sa YouTube. Okay, magandang gabi. Nakasali ba kayo dito? Sayang to. Okay, ano na ba ang nangyari? Talagang grabe. Ang lakas dumipensa nito ni Luigi, ah. Parang si Petrosian at Karpobang dumidipensa. Welcome, Adwin Loft. Welcome po sa ating Facebook page. Ang super tibay nito ni Luigi. Ano, dumipensa. Oh, grabe. Tibay, mga kamatsas, lobites. Salamat, Ezekiel B. Santiago, sa pag-share ng ating stream. Thank you, thank you. Rock G5. Grabe, ang tibay. Lupites. Malupites. So, Luigi is winning right now, mga kamatsas. A4. Naku, sayang. Check, check. Kuha na sana. Kasi dito kailangan magkaroon ng mabilis na simplification ng black dahil sa kanyang lamang na endgame. Lamang siya sa endgame dito, eh. Ayan. Rook B3. Rook F3. May passpawn. Nagka-passpawn pa. Si Sherwin. Ayan. 10 seconds. Salamat po, Kemil, sa pag-share. Kasama na sa ruleta mamaya dahil nag-share. Rook A5. G5. A7. Ayan. King E5. Grabe, nabuhay pa yung position ni Sherwin, ano? Grabacious. Totally dead na yun, ha, kanina. Nag E3. Ayan, para may panggulo-gulo sa... Naku, force na. Obligado na yung rook E5 talaga na yan. But still advantage for white because of an extra pawn. Pero tingnan natin kung ay hindi pwede pala. Kala ko pwede makipagsabayan, eh. Wala, eh. Winning sa king and pawn ending. Grabe. Winning pa ngayon si Sherwin, ha? Matindi. Grabe talaga, oh. Super losing siya kanina. Nakaporma pa yon. Rook H8. Capture. Pero yung ganitong klaseng endgame, may tabla pa ito. Ha? Hindi biro yan. Ha? Yung ganyan.
Kung matatandaan nyo, salamat po sa nasubscribe. Salamat po. Kung matatandaan nyo, mga kamatsas, yung laro ni, inanalyze na natin yun, laro ni Torre tsaka ni Bent Larsen. Yung sinabi ni Torre, ni GM Torre sa kanyang Facebook page na, ang sabi niya, miraculously save the game. Kasi losing na siya. Ganyan, ganito yun, no? Nakaganyan. May tabla ito eh. Mahirap ito yung ganitong endgame eh. Na kahit na 2 points up yan, may mga drawish patterns eh. Hindi biro eh. Ha? Ah, okay. Welcome po sa ating mga bagong followers ha, sa ating Facebook page. Thank you, thank you. Ayan, pa-share na rin po ang ating stream ha, para makasama kayo mamaya sa ating rouletting. Roulette ha. Aha. Grabe oh. Okay, so ito yung mauuwi sa tinatawag natin na Lucena position. Ayan, para manalo ito, kailangan gamitan ng Lucena technique. Lucena position. Ah, pogi ko raw. Ay, kala ko. Nagulat ako. May check pa pala. Nagulat ako. Ang dilat ang mata ko ron. Kala ko mamatsas pa. Ang bira, buti may check ano. Nagulat ako doon, mga kamatsas. Dumilat ang mukha ko ron. Nagulat ako. Sabi ko, ano nag-promote? Kasi may check doon, matsas eh. Yung pala check ko, hanip talaga. Nanalo pa si Sherwin dito. Tingnan nyo mga kamatsas sa yung time dito. Grabe oh. Yung dito pa. Yan oh. Yan oh, pag A4. Di ba check na lang yan? Check. Dito, check. Iwas capture, di ba? Capture and then capture yon. Grabe, Jesus. Ang... Ah, na mouse sleep daw. Na mouse sleep. Winning na! Grabe ka, winning na! So, ito po. Tapos na po ang third round. And ang nangingibabaw dito ay si Maninibak. Ano yan? Maninibak na Pugo. Sino ba ito si Maninibak na Pugo? Tingnan nga natin ito. Maninibak na Pugo, si John Salcedo. Like playing chess. John Salcedo po. Yan. Okay. So... Dami pa rin ano, 3 pointers, no? Marami pa ba? Marami pa. Ayan, dami pa, oh. Sige. Dito tayo ngayon sa top board na si Maninibak na Pugo versus Nicola 1856. Nicola 1856. Sino po ito? Tingnan muna natin, ha? Siya si Anthony Mosqueda. Okay, taga Toril, Davao City, ha? Taga Davao. Matigas yan. Durian attack. Davao City. Knight C3 castle. Ang kanilang opening ay French exchange ang nangyari sa kanila pong opening. Alright. Tignan natin. 25.04 ang rating ni Nicola and si Maninibak na Pugo ay 22.51. Solid na yan, mga kamatsas, pagka ganyan ang rating. Binabiro-biro din yan. Solid yan. Kaya matindi itong labanan na ito. Bishop F5, develop. Ganda rin ang position ng black, no? Kasi may IQP ang white dito eh. Isolated. Naka-isolate. Medyo may problema ng kaunti when it comes to pawn structure. Frederick Hilaria, shout out. Idol, sa tingin mo, sino mananalo kay Magnus Carlsen and Mikael Tal? Nung time ni Mikael Tal, hindi po natin sigurado, baka Tal eh. Pero sa panahon ngayon, syempre, iba na yung level talaga ni Magnus. Pero huwag siyang papakasiguro ha. Kasi alam mo naman si Tal, may headbutt yun eh. Pag na-headbutt ka nun, dire-diretso yun. Matindi mang headbutt si Mikael Tal eh. Malakas eh, hindi rin basta-basta eh. Kung sasabay si Tal, kung Carlsen versus Tal, no, opening, kayang-kaya talaga ni Magnus si Tal sa opening. Kasi ano na yun eh, aral na aral sa computer si Magnus eh. Unlike kay Tal, nung mga panahon na yon, hindi pa ganun kasolid yung mga opening ideas. Ang panlaban ni Tal, pag nakasabay sa opening, middle game na usapan yun na. Napaka-creative ni Tal pagdating sa mga kalikalikot, ata-atake, napaka-creative niya. Ang dami niyang nakikitang mga napaka-artistic attack, ika nga. Shout out kay Siovin Lapis.
At yan, magandang gabi po sa aming tagapanood dito sa aming YouTube. Magandang gabi. 42 na ang nakasama sa ruleta. Okay. Yung mga nag-share. Okay. Yan. Sa'yo mo din. Pa-share po. Pa-share ang ating stream para makasama po kayo sa ating ruleta mamaya. Tapos na yung registration ng tournament. Yes, tapos na po. Tapos na. Basta nagsimula na, wala na. Hindi na ano yan. Kasi nagsimula na eh. Shout out kay Abigail Arpilieda. Solid fan from YouTube subscriber mo, coach. Ayun, sabi ni Fer Cruz. Ayan. Shout out. Thank you ha. Thank you po sa inyong pagsubaybay ha. Okay. Nag-share na ako, sabi ni Angas Vlogger PH. Thank you ha. Oh, yung mismong video po ang share nyo ha, para lumabas talaga yung notification. Kasi nagno-notify yun dito sa Facebook page eh. And Mark D. Guzman, wow, 4,630 players. Sabi ganun din, 460 players lang po ito. 4,000 ang dami nun. Panlupites nun. 400 plus lang po. Yan. Pero good na, good. Sulit na, sulit. Ang dami nag-join eh. Kahapon lang kasi ito. Medyo kulang lang, kulang tayo sa preparation, pero ang daming sumali. Kaya, that's good. That's quite good. Thank you very much once again sa ating sponsor na si Sir Rafi Garcia. No? Sana masundan pa ito ng mga iba't ibang okasyon pa ng tournaments. And very welcome po sa ating mga susunod na mga sponsors, sa mga gusto magpalaro dyan. Ayan. Alang-alang po sa ating mga sa activities ng ating mga kamatsyas. Good na po. Huwag nyo na pong isipin na bigyan nyo pa ako or what. Ilagay lang po natin sa prizes sa mga players. Masaya na po ako doon. Totoo po yan. Huwag nyo nang ano. Minsan nga, yung binibigay po sa akin, nag-iisip kami ni Mrs. kung idagdag namin sa mga bonus-bonus. Ganon. Kasi mas maraming premium, mas masaya, di ba? Ayun. Salamat po. Salamat sa mga nag-share. Thank you, thank you. Ba, napatagal mag-isip dito yung ating top board ah. Si Manini Back. Salamat Randolph Mata sa inyo pong pag-share. And kay Justin Sastre. Okay, napaka-solid dito ng black. Talagang super solid and talagang yun nga, may isolated pawn pa rin ng white. Pawn structure wise lamang talaga dito ang black. Pero siyempre hindi pa rin nakakasiguro, kailangan solid pa rin ang gagawin dito ng black. Nag knight h4. Tineret, umilag. Babalik uli yan. Nangulit. Knight f3 balik. Yon, nagbaterya na. Lakas ni Nicola. Solid ah. Mga tiradang mga ano yan ah. Capablanca control yung mga ganyan ah. First time ko na shout out. Hihi, thank you coach. Sabi ni Randolph Mata. Ayan, thank you very much po. Dito, pag dito kayo tumambay, eh, ba, lagi kayo masya-shoutout. Masya-shoutout kayong palagi. Ayun. So, coach, sana sa next Chess World Championship, si Dubov naman, challenger, sabi ni Masato Sugano dito sa ating YouTube. Oo nga eh. No? Si Dubov kasi masaya maglaro eh. Tsaka, ano, yun, napansin ko, no, sa match ni Carlsen and Dubov, parang lamang yata si Dubov sa palitan nila. Parang ayaw ni Magnus kalaban si Dubov din. Napansin ko lang ha. Salamat po, Lloyd Vincent Orio Recana, sa inyo pong stars. Thank you very much. Ayan. Grabe. Ito na. Lumipat na ang puwersa. Abangan natin. Eh, kaso, wala eh. Parang hindi consistent si Dubov eh. Napansin ko lang. Hindi siya consistent. Kasi ang ganda na sana ng momentum niya, kaso nagtabla-tabla tas natalo siya kay Oparin, yung nag-third place sa Swiss, Grand Swiss, no? Natalo siya kay Oparin ng Russia. Malakas dumipensa, grabe. Inatake ni Dubov pero nabitin eh. Nabitin ang atake. Ang lakas dumipensa ni Oparin ng Russia. Grabe, no? Lahat ng pyesa dito buhos sa kingside ah. Matindi yung ginawa ng black, oh. Unti-unting inilipat. C6 solid lang muna. Queen to F3. Yun, tinapatan lang. Nakatempo. Atras ulit yan. Obligado. Queen E2. Ano kayang gagawin dito? Yun, tinapatan ulit. Ba, nang ulit.
Balik uli yan. Babalik uli yan. Ay, naiya. Ay, kala ko babalik eh. Nag-night. Ano kaya ang plano na? Mag-night E4 later on. Sige, night D5 bumalik ulit. Oh, di ba? Tama. Ah, wala na palang oras si ano. Tina-time attack. Oo. Kasi may mga discarding pagka ganito, time attack lang eh. Time attack. Ayun. But then, we have 2 seconds increment per move. Kaya hindi rin talaga masasabing time attack. Okay. Dito, hinamon ng white. Ah, dun pumunta. Okay, nasa isip ko nga capture yun. Okay, so pinili ang quality up. Wins in exchange na dito. Ang black. Rock sa bishop ang laban. Queen F1, depensa sa G2. Bilis nakita. May threatening matchas. Rock C3, queen E4. At ang plano talaga dito ni Nicola ay atakin sa oras. Nga lang hindi niya mapa-flag down, flag down. Si Manini back na pugo. Hindi niya maano eh. Salamat Al John at Darlo sa pag-share ng stream. Thank you very much. Kasama ka na sa ruleta mamaya. Ayan. Hindi niya mapabagsak ang oras ni ano. Ang bilis tumira eh. Mabilis palang tumira naman eh. Oh, yun naman pala eh. Nag-bishop to D4. Ayan, pagka ganito, medyo... Ah, okay. So, yun. Yung nga lang, may ganun. Huli ang queen. Ayun, may exchange. Ganda na sana eh. May mga panggulo-gulo eh, no? Kaso na-exchange ang queen eh. Wala na. Mahirap na to. Mahirap na sa puti. Nawala na yung panggulo eh. King F7. Angat lang. King F3. Rook E4. Bakod-bakod lang. Ayan. Bilis, no? Hindi mapa-flag down si kanina pa yun eh. Yan ang kagandahan pag may 2 seconds increment. Hindi ma-flag down. Hindi oras ang laban eh. May quality ang position, no? May quality ang bawat tira kasi sa 2 seconds marami nagagawa. Good luck, sabi ni Vincent Book. Yes, good luck to all the players. And coach, ayun, basa ko na pala yun. You are free to chat in our Facebook and in our YouTube. Ayan, nababasa ko po ang inyong mga chats, mga kamachas. Okay. Bishop versus Knight. Chinek. Ah, na matchas pawn. Okay, but then winning na rin talaga naman ang black dito. Okay, balik tayo. So, we have 16 players ongoing. Ah, dito tayo. Maganda ito. Laban ni My Rules versus John 12. Yan. Ito, diniscuss natin ito mga kamatias, no, kung matatandaan nyo. Na-discuss natin ito sa, ano, no, sa, diniscuss natin live sa Facebook page. Yung pawnless endgame. Knight versus Rook, and meron tayong diniscuss doon ng Knight versus Queen. Okay, ito talaga, theoretically, tabla ito. Tabla talaga yan. Basta marunong mag-handle ang white, tabla yan. Ang chances dito ng black na maaaring mapilit niya, kailangan itong king ma-force niya sa any corners. Ayan, ma-force niya dyan. Maipit niya muna. So doon, kahit pa paano, may mga gulo-gulo. But then, kung ang king dito ay mag-i-stay sa center, mahirap. Aabuti ng 50 move rule. Hindi kaya yan. Hindi kayang manalo ng black. Yan po yan. Coach, paano makasali sa ruleta mo? Automatic po yon. Makukuha namin ang listahan ng mga nagsishare. Automatic. 48 na ngayon ang nagshare. Okay. Ayun. Automatic po yun. So, as of this moment, meron tayong 48 na nagshare na. Okay. Yun. 48 na pangalan. O, yun po ang sasama mamaya sa ruleta. Okay. Shout out kay Mate Srem Salar Margate ng Maasim City, Northern Leyte. Ayan, hello po sa mga taga Leyte. Southern, no? Tama ba? Southern Leyte. Ayan po. Hello po sa mga taga Leyte naming kamatsyas dyan. Ayan, sana nga lahat ng lugar dito sa Pilipinas sa may mga kamatsyas, no? Darating ang time, magpapalaro kami sa mga lugar na yan on the board kung pwede na. Excited na si Macy's eh. Oh. Tuntua nga siya eh. Pupunta kami sa Davao. Halimbawa, mapalaro kami. Tournament. Lalawi ng mga kamatsyas sa Davao. Chess Club sa Davao. Mapalaro tayo ng on the board. Kaso ngayon, palipasin muna natin mga kamatsyas. Kasi
wala, balita ko nga may Delta Plus pa eh. Hindi na naubusan ng variation tong COVID na to. Kainis. Ayan, ang inaabangan natin dito ay 50 move rule na lang. So, ngayon ay nasa 97 move na sila. 98 yan, pagtira. 99. Ayan. Hindi ko nga lang alam kung saan nagsimula dito ang 50, no? Yung 50 move rule na magiging effective dito. White offers draw, black declines draw. Kasi automatic, pag nag-offer ng draw dito ang white and tumira ang black, automatically declines yun eh. Dinecline niya. Ayan, 102 moves na, matigas ang paninindigan dito ng black na rook ako, knight ka lang. Ay, ganun. So, yun nga lang. Aba, ang naiipit pa, yung black king. Mukhang mamamati pa yata ang black king. Matindi. Alam nyo mga kamatya sa ganito, pag na-flag daw ng black dito, talo ang black. Kasi kayang iporma ng self-mate eh. Kaya eh. Imagine niyo yung king nandoon, ang tore nandyan, tapos ang king nandyan, and then yung knight nandoon. Matchas, di ba? O, kayang iporma ng self-mate. Ayun, nagtabla na po. So, ibig sabihin, umabot na sa 50 moves rule. Okay, tabla talaga yan. Tapos na ang ating round number 3, going to round number 4, going to round number 5 na tayo. So, as of round number 4, after round number 4, meron pa tayong mga perfect pointers. Ayan po ang ating mga perfect points. So, tingin niya tayo sa kabila hanggang pang number 17, perfect points pa. Ayun, and then yung iba 3.5 points. Ayan, yung iba dito, may mga masters po dito eh, actually. Kaso, hindi pa awarded ni Lichess, no? Hindi pa na-apply siguro yung title. Alright, dito tayo ngayon sa bakbakan ulit ng top board, Sherwin Chu versus Emo Hunter 12. Yan. Rank number 1 versus rank number 17. Eh, di ba yung hanggang rank number 17 perfect points pa? Hinugot, no? Mula sa top board, kinuha yung number 17. Ayan, ang laro nila dito ay Sicilian Sveshnikov na nag-knight c4. Hindi, kasi dapat b5 yun eh, para hindi maka-knight c4 eh, no? Ayan, nag-Sveshnikov. Sino to si Emo Hunter? Tingnan muna natin mga kamatsyas, ha? Siya si Bienmar Celon, chess player of Naga College Foundation, taga Ponglon, San Jose, Camarines Sur. Ayan po. Siya pala itong si Emo Hunter 12. Okay, tingnan natin. Atakador itong si Sherwin. Kanina pa to umaatake talaga ng todo. Hanggang round number 11. Ah, okay. So, yun pala. Hanggang round number 11 lang po kami tatanggap ng aming paruleta. Matiyas, ha? Ngayon pa lang po, mag-share na kayo para bago mag-round number 11 ay kahit paano, di ba? Makasama kayo sa ruleta. Okay. Grabe itong laban na ito, ha? Parang laban to sa, ano, ha? Sa Tata Steel. Parang tatastilan to, ah. Malupites. Diba, ganyan yung mga laro ng mga GM-GM, diba? 10. Yung talagang tatastil nga ang tirada. Shout out kay Kemil, Denise, M, Embradora. Ayan. Kay Aljon at Darlo. Coach, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na makalaro ang mga elite players, sino gusto mong kalaban? Ayun, world champion agad. Si Magnus Carlsen, definitely, kasi ano yun eh. Diba? Minsan-minsan lang yun eh. Wesley So, yan, gusto ko rin makalaro si Wesley, syempre. Hindi baling talo, wala namang problema dun eh. Importante, maka-experience ka ng matindihan talaga, diba? Ha? 54 na ang kasali ngayon sa ating ruleta na nakashare. Ayun pala. Ina-update ako ni Mrs. eh. Update, ano eh? Alisto. Bishop E7, umatras. Okay. Shout out sa E9 player at Poncho, Pochion player ng South Korea, Erwin Corias. Sabi ni White Sweater. Ayan. And shout out kay Karina Love. Shout out. And maraming salamat. Ayun, Jason A. Flores ang ating bagong follower sa ating Facebook page. Ayan, welcome sa ating mga bagong followers, no. So follow na po kayo, click nyo para pag may mga live tayo and any post details ng ating mga activities,
manonotify kayo kaagad mga kamatches. Ayan. And shout out kay Lowell Navarro Amora ng Silang Cavite. Ayan, nag-Bishop G2. So kanina, very lucky si Sherwin Chu, no? From losing position, nabuhay pa and nanalo pa. Talagang grabe. May kalakip na swerte. Pero this time, tingnan natin. Kasi ang rating ng kalaban niya is 2258, no? Solid na rin yan. Kaya tingnan natin. Matibay-tibay na. Kasi habang tumatagal, ito ay patibay ng patibay, mga kamatsyas. And ito ay round number 5 na, no? After nito, so we still have 7 rounds remaining na lang. Malapit na yon. Dikit na dikit lang. Thank you, Ma'am Riz, sabi ni Mospir. Ayun, shout out kay Karina Love. Ayun, winelcome kasi ni Riz Vlogs. Ayun, natuwa si Mospir. Ayan, okay. Dito po sa aming Facebook page, sa aming YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po sa ating YouTube para lagi kayong updated sa ating mga bagong luto na ginagawang videos. Ngayon po, may 4 na videos tayo sa YouTube. Puro Mikael Tal yun, no? Mga laban ni Mikael Tal. Salamat po, Sir Resty Mendoza Makahiya. Thank you po sa inyong stars. Hindi kayo talaga nahiya. Thank you. Ayun, talagang hindi nahiya si Sir na mag-share siya ng stars. Talagang very proud. Thank you. Okay, Bishop Pair dito ang black. Yun nga lang, medyo may counting problema kasi yung D-pawn niya ay weak. D5. Ah, may ganon. Malupait, sumimple, sumimple. May malupait na binabalakski. Coach, magandang gabi po. Active pa po ba si sa chess? Si GM? Ano yun? Active pa po ba sa chess si GM Julio Catalino sa Dora? Salamat po. Yes, very active po. Pero sa ngayon, medyo wala pa siyang tournament international, no? Napansin ko lang, hindi siya masyadong aktibo sa international tournaments. Pero abangan po natin. Pero sa ano naman, sa mga tournaments naman na... Kasi Philippine team yon, lagi naman siyang kasali. At alam ko kasali rin siya, very active siya sa PCAP, no? Yung Philippine Chess Association, yung samahan po ng mga professional chess players ng ating bansa. So PCAP, Team Manila siya kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Doon po siya naglalaro ngayon pero international yung laro sa abroad parang hindi ko na ririnig po. Pero active pa rin siya, still ano pa rin siya. Ang alam ko coach si GM sa Dora ngayon sa isang eskwelahan coach siya. Sa US, nasa US na po siya. Okay, salamat po Christian Manawi sa inyo pong Sir Christian sa inyong pag-share ng stream. Ayan, kasali ka na sa ruleta. At ang tagal ng laro ni ano no ni Zeus no. Inaabangan ko kailan po ba laro niya Sir Christian Manawis para maabangan natin. Wala pa ba? And kahit walang shout out, tambay pogi lang dito. Sabi ni June Liemos. Ayan, salamat po ha sa pagtambay. Thank you, thank you. Salamat po di June Teo Dolot. Ayan, sa inyo pong DJ Hun ba yan? O di June, Teo Dolot, sa inyo pong 75 stars. Thank you very much po. And shout out kay Zil Dry Dolot at di June Teo Dolot. Ganun ba pagbigkas nun? Salamat po, Giovanni Corochan Coro sa pag-share ng stream. Kasama ka na sa ruleta. Tuwang-tuwa si Ming Siseo. Talagang enjoy na enjoy eh. Gusto niya lang marinig yung... Salamat po, Jay Tomenyo Hatulan, you're the best. Ayun, may you're the best. Parang si ano eh, si Ben Feingold na alala ko eh. Ganun kasi si Ben Feingold eh, pag may nagagaano sa kanya, you're the best, kumaganon eh. Si Grandmaster Ben Feingold po ng US, nakakatuwa eh no. Tuwang-tuwa ako pag pinapanood ko siya kasi tiradang veterano kasi, halatang may edad na yung mga tirada niya eh. Rook F6, Rook A4, hindi pa kinapture talaga, no? Salamat po, Sir James Gumba, you're the best. Yon. Rook A4, atake. Nako, dito lamang na naman si Sherwin, ano? Tama, pag nakuha itong bishop, lalabas two minor pieces sa isang tore ang exchange. Kaso napilahan, nako.
Nako. Mukhang may pwersa. Aw! Yun, natuluyan mga kamatsas. Natuluyan. Natuluyan na upset po ang top seed ng turneyong ito. Pag King F1 kasi may Queen E1. Yan, nadali ni Emo Hunter 12. Grabacious yun, ano? Dapat pala dito, capturing na. Sayang. Check pa. No? Capturing na. Capture. Winning na yun. Sayang, no? Capture. 2 minor pieces sa isang torre kapalit. Winning na. So, medyo napasama pa itong Rook A4 kasi nagkaroon ng gano'n na iwan yung back rank. Ayun po. Ganun talaga, no? Pero tingnan natin, babawi yan si Sherwin. So, eto po. Meron pa tayo, marami pang mga perfect pointers, no? Etong si yan, Vince Medina. Yan, panlaban ng Laguna po yan, no? Kaso, kulay-pulay yung ano niya. Kulay-pulay yung signal. Mababa ang signal. O, dito tayo ngayon kay Nicola versus Vitsky. Okay, dying seconds na pareho. Opposite colored bishop. Itong pawn, hindi makapromote, no? Naka-hold. Ito, di rin makapromote, naka-hold. Tingnan natin kung anong gagawing maniobra dito. Interesting tong endgame na to, ah. No? Unang tingin, parang maganda dito ang black, pero hindi ganun kadali. Okay. Queen, yung nga lang, bishop nasa gilid, hindi masyadong maramdaman. And, so far, wala pang check. 5 seconds, 2 seconds, 1 second, tumira ka na! Ay, na-flag down po. Ayun, na-flag down. Si Vitsky, hindi nakatira, na-flag down. Hindi kumagat ang 2 seconds increment. Nanalo si Nicola. Grabe. One piece down, pero na-flag down ang may extra piece. So, balik tayo. 10 pa ang naglalaro. Ito, winning na ito. Balik tayo. Dito tayo sa medyo git-gitan pa. Tingnan natin ito. Ito medyo maganda ito. Itong pawn ay pag ganito. Nawala. Grabe, nawala na yung pawn. 4 pawns. Naku po, grabe. 4 pawns mga kamatsas. Wala na to. 4 pawns yan eh. Wala na. Paano sumali sa ruleta? Ano po? Simple lang po. I-share nyo lang ang ating screen. Kasali na. Salamat po, Aljon at Darlo sa 75 stars. You're the best. You're the best. Salamat po sa pag-share ng stream, Ma'am Marianne Gil Manire. Kasama ka na sa ruleta. Ayan. Ayan po. So, balik tayo dito. Nanalo si JM. And meron pang tatlong naglalaro. Uy, grabe ito ah. Stillmate. Laban. Hoping for stillmate. Kaso mukhang mamatyasin yata ng pun eh, no? Yun ang balak eh. May stillmate. Ako, yun ang masakit, no? Pag na-stillmate, nangyayari yan sa bullet eh, no? Yung mga mabilisan, nagkaka-stillmatean sa bullet. Salamat po, John Michael Galinero sa pag-share ng stream. And J. Melo Barrera, kasama na kayo sa ruleta. Ayan, thank you very much. Lagi na lang offline ang mga kalaban ko. Ano ba yan? Sabi ni Justin Van Malayang. Baka ano po, kasi may ganun eh, kapag yung baka pag natalo, kapag offline pala, mahina ang internet connection. Pag naka-offline, mahina po. Nagkakataon lang yun siguro, na tiyempo. Lahat ng kalaban nyo, mahina internet connection. Bah, laging panalo yun. Okay. Dito na po tayo sa top board. Okay, natalo si Sherwin Chu kanina, no? Kaya wala na. Salamat po, Sir Earl Justin Galyada. You're the best. Thank you po. Ayan, Nicola versus LeBron James. Sino ba si LeBron James? Tingnan natin kung sino to. LeBron James. Si Alikay Nuri. Ayan po, ito po. Siya si Alikay Nuri, ang ating youngest FIDE master ng ating bansa. No? Ang tatay niya ay si International Master Nuri Hamid. Ayan. Si Nicola naman ay Anthony Mosqueda. Ay, nakita na natin taga Davao City. Pero ayaw pang tumira.
ayaw pang tumira. So lipat tayo ng iba, hindi pa tumitira eh. Dito muna tayo sa, ayun, tumira na. Nakita ko na. Tumira na po. Nag knight F3, ready. Ayan, na-transpose sa English symmetrical. Nag D4. Capture. Grabe ang rating nito. 26-12 versus 25-11. Ang bibilis ng kanila mga tirada, mga kamatsas. Halatang alam na nila ang mga tiradingski. Okay, queen to A5. Develop pressure sa queen side. Alright. Salamat po, Merats Respecia. You're the best! Kakatuwa eh, no? Salamat po sa inyong suporta, mga kamatsas, ha? Malaking bagay po yung mga stars po ninyo. Kasi marami pa tayong activities na magagawa. Okay! Queen D2. Itong si Ali Kinuri, ano talaga ito eh. Ang pagkakilala ko dito, talagang paborito niya ang Blitz game. Yan talaga ang gustong-gusto niya, yung mga Blitz game talaga. Kasi bata pa lang yan, mabilis na talagang tumira eh. Nakalaro ko nga ito sa long game eh, si Ali Kinuri. Sa long game yon, ang bilis tumira, mga kamatsas. Grabe, biniblitz niya lang, ang bilis talaga, nasa nature niya talaga yung mabilis. Oh, nakalaban ni Mrs. din siya sa Malaysia eh. Yan, kasi maraming beses na rin kami nagsama-sama eh. Sa dami ng tournament ba naman. Okay, tingnan natin. Pareho silang perfect points, mga kamatsas. 5 out of 5. Kaya malakas na itong laban na ito. Thank you coach sa shoutout sa E9 player at Pochon chess player ng South Korea, Chito Lorenzo. God bless po. Ayun, maraming salamat po ha, White Sweater. Ayan, sige po, kahit naman sino dito, pwede talagang magpa-shoutout. Shoutout kay Jim Beam Sagun. And salamat po sa pag-share, Ariel Arias. Ayan, 73 na, no? Okay, 73 na po ang sa ruleta natin. Once na you shared, okay na po yon, mga kamatsas. Entry na yon. Kasali na po kayo sa ruleta. Shoutout kay Magpusaw Del Pilar Lomio, family ng Marikina, San Mateo, Cainta. Kasali na po ba sa ruleta? Kapag nag-share po, yes. Pag na-share, kasali na. Automatic. Ilan na ang kasali natin ngayon? 73 na po ang kasali natin sa ruleta. Ayun, yung mismong video po ang i-share nyo ha dito sa Facebook page para automatic mag-register. Makuha namin yung name. Ayun. Salamat po, Gerald Lago. Kasama ka na sa ruleta. Ganon din naman si Ronald Okfemia Kopya. Ayan. And Nolan Yebra, salamat po sa pag-share. Kasama na po kayo sa ruleta. Okay. At Ross Mabeza, ayan, welcome. Salamat po sa pag-share. Kasama ka na sa ruleta. Tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa si Mrs. Eo, nakangiti lagi. Tuwan-tuwa ka lagi, no? Tuwan-tuwa ka lagi pag nakakarinig ka ng mga ano, no? Ng mga mala DJ na ano. Ayan, at welcome po sa aming mga bagong followers. Thank you. Ayan, malaking bagay po yan kasi pagka kayo nagpa-follow, eh, mas dadami po ang ating activities sa Facebook page. 77 ang ruleta. Ano natin, sige, ruleta tayo mamaya. Shout out kay Marlon Burse de Alday and Family Abad sa Kamaligan. Ayan, Marupit Camarines Sur. Ayan, shout out. Okay. Nakakatuwa kasi merong mga kamatsas tayo malalayo sa parte ng bansa, no? Ayan, nakakatuwa kasi malalayo na karating yung ating mga ginagawang live streaming. Shared, sabi ni Chess Boxer TV. Ayan po. Ayan. Yung share po natin sa Facebook page, ha? Tama, bakring, sa Facebook page. O, baka i-share nyo po itong sa YouTube. Sa Facebook page po, ha, yung ano, para makasali kayo sa entry ng ano. Sa Facebook page mismo natin, yun ang i-share nyo. Ayan. Para mag-register yung inyong pangalan. Nakikita pala dito, eh. Yung mismong video ng Facebook page. Yung live. Ah, baka kasi yung ma-share nyo, yung shinare na. Ganun pala yon. Okay. LeBron James, grabe ang pamemressure. Talagang binabayo ng pressure ang white dito. Queen E3, umiwas sa malakas sa pressure sa C-file.
And thank you very much po Darren J. Coro sa pag-share. Kasali na po kayo sa ating ruleta. New followers din. Ayan. Welcome po sa ating Facebook page. Good evening, Coach! Marami talaga akong natutunan sa kakanood ng video mo, sabi ni Ariel Arias. Maraming salamat po. At hanggat nandito si Coach Naba, tuloy-tuloy po tayo mag-share ng ating malulupites na video analysis. Ayun. Salamat po Darren J. Coro sa pag-share ng stream. Kasali na po kayo sa ruleta natin mamaya. Ayan, capture. Rook FD1, tineret ang pawn sa D6. And shout out, malapit na po ang birthday si Maria Carmela Agua. Ayan, asawa ko na malapit na mag-birthday, sabi ni Raynor Agua. Ayan, shout out. Oh, pa-tournament ka na sir, pwede na. Maria Agua Blitz Tournament. Oh, 'di ba? Malupit. Tuwa-tuwa na naman ang mga kamatchas natin yan. May tournament na naman. D5. Talagang git-gita, no? Hindi rin talaga nagpapahuli si Nicola. Talagang pinapakita niya benching ko rating ko. Hindi basta-basta. Benching ko rating, malakas na yan. Mga ganyan, mga kamatchas. Oh, medyo kabisado na namin yung ganyang lakas eh. Mga ganyang rating eh. Ah, teka muna. So, possible rook and pawn ending ang kauuwian nito. Possible, no? Pag nakipagsabayan, yan ang kinukonsider dito kaya nag-a-analyze itong si LeBron James. Nakipagsabayan na. And, yon nandira, Rook P4. Pero hindi nakakasiguro pa rin, no? Hindi pa rin nakakasiguro ang black dito kahit na lamang ng isang pawn kasi nasa isang side po ang lamang. Wala namang outside pass pawn eh. Nasa isang, ano? Ah, genius. Grabe, just nakita pa yung tira na yon. Good move yung King G7, no? Kasi, kapag ito aalis, ito ang kakapturin para talagang solid makapag-create ng connected pass pawn. Ah, the best. May ganun pa ng idea. Lupit nun ah. Ngayon, pag umangat, may capture. May tempo. Oo, may tempo check. Pero ang galing ah. The best yun ah. Umangat lang King F4. The best din ang depensa ni Nicola. Galing. Parehong magaling mga kamatchas. So, ito mahirap itong endgame na ito, no? Hindi madali ito. May pagkatabla din ito kasi lamang ng isang pawn pero nasa isang side. Eh. Kaya mahirap maramdaman ang extra pawn dito sa ganitong scenario. Pero tingnan natin kung paano pipilitin ito ni LeBron James dahil siya ay lamang ng isang pawn. Mahirap pilitin talaga. Jonathan Jao, kasali ka na sa ating ruleta mamaya. And Yanni Quizon Cabias, thank you po. And Marco Jericho Roman, Michael Linde. Ayan, si Michael Linde ang nagpo-post lagi ng mga malulupites sa kanyang My Story. Genius, si Michael Linde. Ayun, like ko nakikita yung My Story mo, ha? And ako si Chess Boxer, share the live broadcast. Ayan po. Thank you very much po, Jonathan Jao. Ayan, and shout out kay Clifford Bryan, kay Maria O. Ayan, shout out daw kay Maria O. Oh, yun, bumigay ang pawn. Ba't binigay, no? Pero saan naman bumigay yun? Ah, kasi nakadikit na yung king doon. Oh, pero pagka ganito, dapat hindi bumigay yung pawn dyan. Pagka ganitong senaryo, dapat yung pawn dapat manatili. Kaso dito, 2 pawns up na ang black. So, winning na po ang black dito. Winning na. Winning na to kasi ano na eh, 2 pawns na eh. Kanina nung may ano pa sana, yung 2 pawns, yung wag lang bumagsak yung F, yung G4. Kaso bumagsak. Kaya mahirap na ito sa puti to defend. Rook, idea, check para makaangat ang king siguro ganun ano. Ayun. Then F5 ganun. Okay, so ito po medyo ano na ito. Ito pong si LeBron James, Fidemaster po ito. Ayan, wala lang title dito kasi ano eh. Walang title kasi hindi pa niya na-apply sa Leeches ang kanyang title. Salamat po, Zildry Dolot, sa inyong pag-share ng ating stream. Tatlo na ang shinare. Pero considered as ano ba yan?
one entry yun. Ah, okay, okay. Ayun po. So, nanalo dito si Alexander Alikin. Former world champion. Ayan, si Nuri Alikin. Okay, balik tayo. 13, may 13 pa na naglalaban. Ito, it's a very interesting endgame. Laro ni Tristan 16 versus Bane. Ayun. Bane. Okay, tabla. Kasi, wala eh. Same colored bishop. Pero parang, wala, walang pasok, no? Parang looking na parang makakapasok yung king. Ibibigay itong pawn eh. Pero wala, mahirap. Okay. So, ilan na lang ang perfect points? Tatlo na lang. Grabe, tatlo na lang. Vince Medina ng Laguna. And dito tayo kay Kimwell Aaron Lorenzo versus Gian Romero. Ayan. Si Kimwell Lorenzo ang pambato ng Kabuyao Laguna versus Gian Romero. Si Gian Romero, taga saan ba ito? Sige, mamaya tingnan natin. Rock and pawn ending. Yun, lamang na isang pawn. Nasa isang side. But, yung king kasi ng white nakakat noon. Kung maganda sana ito, siguradong tabla ko ang king pasok eh. Kaso nasa, ano eh, nakabakod yung tore. Pero tingnan natin paano gagawin. Maingat na maingat dito ang white na binakuran din niya ang black king na huwag makatawid hanggat maaari. Rook e4 check. Ayan, dyan dumaan. So, lipat sa kabila. Talagang ayaw niyang paaktibuhin ang black king. Ayan. Dapat kasi ang king makapasok hanggat maaari. Makaganon eh. Kaso hindi nga makapasok eh. Kasi todo bantay. King a7. Paano bang gagawin dito? Ah? Paano nga? Medyo mahirap. Uy! Yun lang. Iyon, nakuha yung b4. Ah. Wala na, ibang usapan na to. Nakuha yung b4 eh. Nakuha yung B4, mga kamatsas. So, winning na to. Pinakuran ulit. Mahilig ba makakod to si Kimwell, ah? Ayun. Para hindi maging, ano, hindi makakontribute yung king. Hindi na makatulong ba? Okay, binakuran. Check. Then, ayan na. Two marching pass pawns na ang labanan. Check. Mas lalayo, no? Yung mas lalayo ang bakod. Push. Okay. Black is winning. Ooh! Yun, yun ang mga last chance eh. Na baka mamaya naka pre-move. Yun ang mga last chance genius si G, ano, may mga ganun ano. Nanalo po si Lorenzo at balik tayo. Tapos na po ang round number 6. So, meron na lang tayong tatlong natitirang perfect points. Ito ay sila LeBron James, Nuri Alikain and Blue Label. Sino to si Blue Label? Tingnan natin. Siya si Xavier Verdun ng Cebu. Ayan, hello po sa mga kamatsyas naming taga Cebu. And Vince Medina ang player ng Laguna. Malakas yan si Vince, no? Talagang blitz player talaga, kumbaga. So dito na tayo kay Vince Medina versus Blue Label. Ayan, laban ng pambato ng Cebu versus pambato ng Laguna. 93 na ang ruleta natin. Okay, very good, very good. 93 na po ang ating iroruleta mamaya. May updated list sa live chat sa comment section. Okay. So, nag-post daw po si Mrs. ng mga nakapag-share na, paki-check po ang names nyo kung nandoon daw. Kung wala, mag-share na kayo para makahabol. Okay. Matindi itong laban na ito. Malakasan na ito. Parehong perfect points. Ayan, salamat sa iyo, Jay Tomenyo Hatulan, sa inyo pong pag-share. Kasali na kayo sa ating ruleta. Ayan. And, basa-basa muna tayo. Hello, Coach. Thank you po pala sa indirect help. Nag-review po ako ng board exam and when in break, nanonood ako ng inyong mga video sa iyo. Thank you very much po, ha, Sir Patrick Garcia. Ayan, salamat po. And shout out kay Legend Larry. And shout out kay Jewel Jeronimo. Na-mouse-slip ako, sabi ni Roniel Tolentino. Kasama talaga yun. Pagkaganito mga blitz eh. No? Nangyayari yan. Kahit nga sa mga elite, eh, nangyayari yan. Eh. Yung mga shout out. Yung mga slip, mouse-slip. Ayan, napapa-shoutout na tuloy ako kasi nasa isip ko yung shoutout. Okay, magandang gabi rin po, Sir Jose.
Forlahe ng dito sa YouTube. And sali ako sunod, coach. San pwede mag-register? Sabi ni Moss Fear. Yan po, lagi nakapost sa ating Facebook page. Nakapost yan. Laging nandun yan. So, mababasa nyo po ang complete details how to join. Okay. May calendar of activities na daw po. Ooh, grabe, nag-sacrifice. Nag-sacrifice si Verdun. Nag-sacrifice. Ayan. Salamat po, Stephen Eric, sa pag-share. Kasali ka na po sa ating roleta. Ayan. Grabe, nag-sacrifice. Ano ang meron? Nag-sacrifice. Ang king dito ni Vince Medina ay nasa gitna. Okay. Nasa gitna, no? Malupites. Nag-queen E7 check. Uy, grabe, grabe. Positional sacrifice yun, ah. Yan, yung mga ganitong laban po. Kandidato na ito sa tal-like, tal-alike game. Ayan, kandidato na ito. Pero dapat, ang mananalo yung nag-sacrifice. Hindi matatalo. Grabe laban na to. Ayun nga lang, yung pyesa kasi sa C8 and Rook sa A8, ipit. Kaya... at some point, meron din po talagang great compensation ang sacrifice. Ayun. 24-31 ang rating dito ni Verdun. Yan, si Verdun po, kilala ko yan, si Xavier. Talagang veteranong player talaga yan ng Cebu. Okay, ano na po yan, matagal na player na yan. Okay. Makakakita talaga tayo ng malalakas na ideas dito. Nag-B3. Kasi may threatening matches eh. Kumapture muna sa pawn. Okay. Ang problema ng black dito ay yung developments niya ng queen side. No, paano i-develop ang light square bishop and then yung rook? Yan ang problema. Ayan. So, unti-unti hanggat maaari may progress dito ni Medina ang kanyang mga pyesa. Queen to E3. Inatake ang rook. Natin. Kinapture na. Yun, para mabawas-bawasan na. Kinapture, bishop takes. Okay, umiwas. So, lumalabas dito. 2 minor pieces sa isang tore ang kapalit. Pero, still, malakas pa rin ang pressure dito ng black dahil exposed ang kanyang black king. Tingnan natin kung ano ang gagawing remedyo dito para mabawasan ang pressure na paparating. Nag-rook D8. Sasabay na ba ito? Sasabay na ba? Salamat po, John, sa ating bagong follower. Salamat po, and John Earl Mabeza, sa pag-share ng ating stream. Sali na po kayo sa ating roleta. So, D5. Ang idea kasi nung D5, magkukuin E5 check, pipingasin yung bishop dun eh. Napaka-delikado, no? Ito yung mga moment nakaka-pressure talaga eh, no? Kailangan alisto talaga to the max eh. Pag konting bitaw mo sa mga ganito, talo talaga. Ayun, queen to queen. And ano kaya ang pangka-capture dito? Pag bishop takes kasi, exchange ng tore. Ah, yan na lang ang pinili. Salamat po, Darren! Salamat, Sir Darren! You're the best! Ayan. And Noel Labrage, salamat po sa pag-share ng stream. Ayan po, kasali na po kayo sa ating ruleta mamaya. Okay, nag-A4. A4... saan ba pupunta? King B3. Nag-Knight C8. Ang hirap pilitin ito. ang hirap pilitin ito. Galing mag-control. Good move yung C5. Oh. To prevent the activity of the knight. Grabe. A5 with the idea of rook B4 para makagala-gala na. Makawala na ang tore. Nakakulong eh. Ay, talagang grabe. Inabangan, no? Ayaw pa aktibuhin, pinipilay ng magaling, pinipilay talaga dito ang activities na pwedeng gawin ng black. Yan po ang ginawang diskarte dito ni Verdun Xavier. Ang alam ko si Verdun, National Master, kung di ako nagkakamali. National Master na po siya. Ayan. How many rounds po, coach? Sabi ni Rafael de Guzman. Ito po ay 12 rounds. 12 rounds. Pero hanggang 11 rounds lang po yung paruleta natin, no? Yun lang po, may cut off tayo para madali daw maiayos, sabi ni Mrs. Akala ko isasabay-sabay. Hindi naman pwersadong isabay. Eh. Na-double, ano? Yun, lamang pa rin ang isang pyesa. Pero bakit nagkaganon, ano? Bakit? Pwersado ba yun? May knight C8 kasi. Na knight C8, na fork eh, no? Na-double.
Ay, grabe. Nako, grabe. Ibang usapan na ito. Nabuhay ang isang pyesa. Buhay. Buhay ang isang pyesa. Salamat po, Clifford Bryan, sa pag-share. Thank you. Kasama na po kayo sa ruleta. Ayan, grabe. Ang tindi nito. Grabe, mga kamatsas, malupets. Winning a block dito. Winning. Winning. Pero medyo nahihirapan pa. Nahihirapan. Rook A1. Maintain lang. Rook B4. Paano kaya pipilitin to? Dito, then knight D5. Kailangan bumagsak kasi yung pawn sa C5 eh, para mapilit to eh. Kaso nga lang, ang problema, hindi ganun kadali. Uy! Grabe, hindi pwedeng gumano no? Kasi may check double. Force move ito. Napalayo, napalayo. Nakat. Yun ang problema. Nakat. So, madali nang balikan to ha. Nakat. Ay, gumanon pa. Iba, discarte ni Medina. Yon. Kailangan mawala talaga yung C5. Okay. Salamat po, R. Justine Calyada sa pag-share and Richard Nicolas. Ayan. So, rook D4 check. Harang. Nanalo pa si Medina doon. Ang lupites naman doon. Grabe, nabuhay mga pyesa. Kasi naka-double siya kanina. Yun ang naging pag-asa niya talaga, yung na-double kanina. Target naman yung next pawn. Yung A naman. Check. Bagsak yung mga pawns, no? Bumagsak. Ayun, kain. Salamat po, Clifford Bryan, sa inyo pong 75 stars. You're the best, sir. Ayan, 101 na ang ating ano, kasali sa ruleta. Okay, okay. Good, good. Ayun, capture, capture. Simple king and pawn ending na lang tinranspose, no? Kinonvert. So, okay na to. Winning na to. Tuloy-tuloy na yun. Grabe, naigapang pa ni Medina yun. Lupites naman nun. Gapang, no? Ang hirap na nun, ha? Ganda nung sacrifice sana ni Verdun. Ang lakas ng pressure nun. Nabuhay sa bandang huli. Ayun po, nanalo si Vince Medina. Thank you very much po. Sir Judy Sagidan, you're the best. Ayan, so balik tayo. Meron pang 15 na naglalaban. Ah, nandito pala si Paul Yanilio, no? Kasali pala. Si Paul Yanilio, ang isa po sa membro namin sa weekly training program na madalas mag-champion. Pero ang kalaban niya dito, ah, siya pala yung white dito. Okay. Check. Kasali na po ba ako sa ruleta? Sabi ni Clifford Bryan. Pag nakapag-share po kayo, automatic kasali na yon. Ayun, matchas na. Matchas na. At meron pang, eto, tingnan natin ito. Battle of the Minor Pieces, mga kamatchas. Bishop pair, knight bishop naman ang sa puti. Ah, laro pala ni National Master Arellano. Ayan po, si Engineer Arellano ang white at black si Nikita. Sino kaya si Nikita? But then, wala nang oras si Nikita. Wala nang oras, no? Sino ito? Ah, Russia! Taga-Russia ang kalaban. Russia, no? Ano ba to? Nilagay mo ba for Pinoy players only? Ah, open talaga. As long as member ng ano natin, ano? Open naman to sa lahat eh, no? Oh, basta ang usapan, kung manalo man sila, hindi sila mag-close after 3 days verification. Hindi mag-close. And, bahala sila. No? Eh, sinabi namin, Gcash ang ano, linaw-linaw nun eh. Naku, sana may Gcash sila. O kaya, pwede naman PayPal. Pero, yung deduction sa kanila, no? Oo. Ganun yon. Kasi sa PayPal kasi, bukod yung deduction nun eh. May, ano, may kaltas kasi. Okay. Yung mga mananalo, kring ng top 10, baka pwedeng ano, kung mahingi natin ng picture.
Oo, kasi para may post natin sa page na ma-recognize. Okay. Pinipilit talaga, pinipilit. Pinipilit na mabuti. Ay, hindi na. Check. Salamat po Christian Philip de la Peña sa pag-share ng stream and John Jefferson Degueta. Ayan, kasama na po kayo sa ating ruleta. Okay? So, dito po, nagtabla. Grabe, taga-Russia to. Taga-Russia, no? Oh, taga-Russia. Anyway, walang problema yan. Basta hindi mag-close ang account nila. Pag nag-close kasi kay Ligias yan, wala na. Goodbye. Okay, may dalawa pa. Okay, ito. The Bodyguard versus JM 1988. Okay, winning na si... Hindi pa. Hindi makapture kasi magdedire-diretso yan eh. Hindi makapture. Okay, nanalo po ang black. Si The Bodyguard. Ayun, Pilipino. Pinoy. Okay. Balik tayo. So, tapos na. Ang round number 7. Dalawa na lang po ang perfect points. Si Nuri Alikain, Fide Master, and National Master Vince Medina. At definitely sila po ang maghaharap mamaya. And si Michael Aguilar na taga Dasmariña City ay 0.5 lamang ang nabawas, mga kamatsa. So, tingnan natin kung sino ang hahanapin dyan. Ano. Absent, sabi Luigi absent. Ah, ayun, online na. Okay. Vince Medina, White, Black, si Fide Master Alikain Nuri. Tingnan natin ang laban na ito. Bishop G5, nag-Trumpovsky. Kinapture kagad. Pang-damage kagad sa pawn structure ng kingside. Double pawn. Ayan. Tingnan natin kung anong gagawing setup dito. Discarding ni Vince Medina. So, give up niya ang bishop pair niya. Pero dito kasi mga kamatsas, ang pinaka-target talaga niyan ay to convert into the end game na may double po ng black. So, yun ang discarding dito ng white. Eh. Dadaanin sa ganong laban. Nag-H4. Ang idea kasi nung G5 dito, para walang knight F4. Ngayon, ang H4 naman, pang damage, na yun, medyo parang napaisip dito si Nuri, no? Kung anong gagawin niya dyan. Kasi pag kinapture niya, pangit naman, no? Eto, F6 para supportahan. H6 hindi naman pwede kasi kakapturein lang yan, may pin. Ah, G4 na lang yan. Yun nga lang, makaka-knight F4 mamaya yan. So pag nag-knight F4, talagang ready na si Nuri na ibigay ang kanyang dark square bishop. I-exchange niya talaga yan. Okay. Pero since may bantay pa, nag-iisip dito si Medina kung ano ba maganda. Knight F4 na ba or may gagawin pa siya? Nag-F3? Diba? Usually, dinidepensahan lang yan. Kakapturing na ba? Then, rook G8. Yan. Inakabangan natin kung anong gagawin dito. White offers draw, black declines draw. Ayaw ng black. Ayaw ng black. Laban. Laban. May list po ba, Master, ng mga kasali na sa ruleta? Yes. Bakit? Ah, gusto sa... Meron na po kaming list, pero ipopost sana, kaso hindi maipost kasi masyado nang mahaba. Ah, hindi. Sabi ni FB, hindi pala pwede. Ayun, salamat po sa pag-share, Dr. Butch Ramos Meliton. Thank you very much po. Ayan, kasali na rin po kayo sa ruleta. Ayan. So... Once again, mga kamatsas, ha, yung tournament natin sa ating KIDIS, ha, Thanksgiving tournament, kagaya ng ginawa natin last year, November. May under 14, under 12, under 10, under 8. Salin nyo na po ang mga chikiting nyo kahit hindi pa marunong yan. Kahit hindi pa masyado marunong. So, as long as may Leeches account, ilaro, i-play nyo na po. Ano bang time control natin doon? 10 minutes, no? Yung rapid po. So, pag nakapaggawa ang inyong mga chikiting, mga anak nyo, players nyo na bata, ilaro nyo lang yung rapid games para i-allow kayo to join the Leeches tournament. Kasi ganun po si Leeches, eh. May eligibility number of games siya para makasali kayo sa tournament ng Leeches. Ayun. Posted na siya sa ating Facebook page. Grabe mga kamatsas, sabayan to the max ang kainan na nangyari. Sabayan talaga, oh. Grabe, tindi. Parehong matindi. Maganda itong laban na ito. Knight F3. So, hindi mo na kinapture ang pawns G2. Yan, sali na kayo, ha. Yung mga tournaments po natin, posted lahat yan sa ating Facebook page. Madali lang po makita.
Okay, and ang ating sponsor dyan ay Anonymous from New York, USA. Ayan, napaka-blessed natin kasi meron tayong mga sponsor sa ganitong tournaments. Ayan, at palagi na pong nag-i-sponsor sa atin yan. Oh. May pa-fried chicken pa. Ayan. Si Mrs. hanggang tenga ang tawa pag may pa-fried chicken. Justin Arevalo, okay sa black na ako. Ah, dito. Oo nga eh, maganda black, no? Kanina, ano eh, okay ang puti pero okay na ang black dito. Ganda sana kung ganun eh, no? Mailipat yung mic dyan and ganun, patirya, takihin yung weak pawn. Tingnan natin kung ganun din ang plano na gagawin dito ni Alec Kain Nuri. Ang bilis ni Vince Medina, oh. Diba? Yun, Rook G4, idea, magro-rook A, G8 para atakihin ang pawn sa G3. Ayun. Rook HF1, coach, sabi ni Robert Gusto. And paano po sumali? Sabi ni Henry A. De. Nandun po sa ating ano, Henry A. De Alday. Ayan. Nandun po sa ating Facebook page. Nakapost. Nandun ang complete details. Ayan. Sali na kayo. Sali na. Rook D1, Knight D5. Ayun. Yun nga maganda eh. Maganda. Kasi sa mga ganito po, master level, eh master na rin po kasi itong mga laro nila. Ayun. Halos parang magkakamukha po yung mga plano namin, no? Ililipat talaga yung knight dyan para mas broad ang activities. Ayun, kasi pag may mga pyesa talaga na hanggat maaari mailagay ang control sa sentro, yun ang much better. Bakit nagiging better? Kasi maraming nagagawang magandang plano. Control the center, control the game. Pag ganun po, ibig sabihin, maganda, makakapag-produce kayo ng maraming magandang plano kapag ang mga pyesa nyo nasa sentro, wide ang control. Kumpara sa mga nasa gilid-gilid, mahina ang control nun. Mahina. Mabagal ang progress ng attack. Ayun. Madalas, yung mga nasa gilid ng pyesa, dumidepensa yon. Yung mga nasa gitna ang pyesa, umaatake yon. Okay. 9 seconds. Nahirapan dito. Nahirapan talaga. Pero medyo relax lang si Nuri kasi may 2 seconds increment tayo. Pero depende yon, ha? Kasi masyadong malayo ang oras. 1 minute and 40 seconds kay Vince Medina. Okay. All right. Meron po kaming tagapanood ngayon na 36 non-followers pa. Hindi pa nagpa-follow sa ating Facebook page. Lambing po. Sana paki-click niyo na, follow na kayo sa ating Facebook page para lahat ma-notify kayo sa lahat ng ipo-post sa aming Facebook page. Ayan, para updated kayong palagi, mga kamatyas. Ayan, kasi ang channel natin sa YouTube at sa Facebook ang isa sa mga napaka-aktibong nagpapatuloy pagdating po sa kasiyahan nating laro na chess. Ayan. Sana isama nyo lang din po sa pray na magpatuloy, no, para aktibo ang chess natin. Maraming activities tayo. Okay. Ayan, capture, capture. Knight E3, pumasok. Knight E3, pag Rook H2, force to, di ba? Rook H2. Ah, ganun na lang, sinabay na lang na ganun. Okay, kasi may threat pa naman eh. Yan, tingnan natin, tingnan natin. Ito naman ang target, yung pawn sa E5. Matindi, matindi. Salamat, Steward Manaog! Ayun, ka-teammate ko yan sa Mapua noon. Si Steward Manaog Jr. Salamat sa pag-share, ha? Thank you. And salamat po sa mga bago naming followers na sila Drew Hagudo and Angelo De Lara. Yan po sa aming mga bagong followers. Welcome po sa ating YouTube, sa ating Facebook page. Baka mamaya maging Facebook channel na yan, ha? Na-combine na salito. Ayun, King E4. Live naman tayo sa ano eh. Live naman tayo sa YouTube, syempre. Ayan, at magandang gabi sa ating mga taga-panood dito sa YouTube. Ano po Facebook page nyo? Sabi ni James Andre. Ayan po, Riz Vlogs. Andito si Riz Vlogs. Sige. Oh, alam mo na. Sasagutin po kayo ni Riz Vlogs. Ayan, ang napaka-sipag po na talagang isa po sa admin namin.
dito sa YouTube and sa Facebook page. Napakasipa. RMT Music and Chess. Yan po ang Facebook page name namin. RMT Music and Chess. Ayan na, nakipagsabayan. Ngunit, grabe, napakakisig pa rin talaga ni Vince Medina. Talagang humarurot, mga kamatsas. Humarurot. Winning pa rin siya dito, ha? Kasi lumamang ng pawn. Tigas pa rin talaga. Ano, lupites? Grabacious. Pumunta sa likod. Pero parang mahirap ipanalo sa puti. No? Maganda sana yung kaninang diskarte kung yung king pumunta dito. Mag-iba yun, iba. Kaso yung king nasa baba kasi. Aha. Salamat, Mark Rovin, Empleyo, sa inyong pag-share. Kasama na kayo sa ating ruleta mamaya. Ayan. King E8. Tablacious ito. Ayan. Welcome, Sir Andrew Valier. Became a new follower. Ayan. Sa ating bagong followers. Lamang ng isang pawn pero tabla ito. Correct play, tabla ito. What? Bumigay! Ayun! Gravations! Sayang! Sayang! Nabitawan! Hindi kayo na mouse-sleep? Dito lang siguro. Sayang, no? Kasi pagka ganito, alam ko, analyze lang natin na kaunti, mga kamatsa, sa yung pinaka-last part. Alam ko, ito tabla ito eh. Tabla to. Hindi basta-basta may papanalo, no? Kasi ang idea pag gumano, may ganun eh. Tapos may check, no? Pero dito lang, kahit dito lang eh. Para may mga check-check. Yun, para maiwasan yung mga pasok-pasok. Ngayon, pagka gumanon, Rook F1, babantayan para pag gumanon, may capture. Ganyan na mangyayari. Kasi ganito po yan, no? Papasok yan, syempre, kung magpipilit. Kakapture, and then dito, and King F8. Short side pupunta. Short side. So, mahirap pa rin ito. Halimbawa, kung chumik, or tingnan natin. Kasi pag pumunta rito, aabalahin, may check eh. Din maabala yan eh. Pag gumayan, check eh. May check eh. Baliwala eh. Ngayon, kung pumunta dito, tabla na rin ito. Dito lang. Yan, tabla. Yan, check. Dito, angat lang. Lipat sa kabila. Takbo doon. Yun. Pag pumunta dito, lapit ng king. Check. Baba dito. Ngayon, pag nag-push, eh, di wala na. Puro check na yan. Ganyan po technique niyan, mga kamatsas. Check. Wala nang tataguan ng king. Eh, forever check na yan. Forever check. May forever check na. Kaya hindi pwede mag-push. Ngayon, pag gumanon, short side. Yan, short side. Check, angat. Bakit dyan? Para hindi makaangat. No, makakapture yung pawn eh. Pag gumanyan, lapit. Hindi makapush oh. Ngayon, pag guman ito, halimbawa, nag-wait lang. O di wait lang din. Yan po ang idea dyan sa ganyang endgame. So, pag chumik dito, dito lang. Intay mag-push para wala nang tataguan yung White King. Ngayon, pag gumanyan, di balik ka ulit, short side ka ulit. Check! Eto, may isang ganitong technique na gagawin. Yan, ang idea, magkiking D7 na, then magpo-push na yan. Kasi yung D7, check, baliwala, lalapit lang dito. So, pag nagking D7, baliwala yung King F7 kasi may check. Yun po ang idea. No? Pero, pagka ganito, long side, doon naman che-check ng che-check yan, napakarami. Diyan naman pupunta yan, hindi pwedeng gumanong ganon, che-check eh. Dami niya, no? Check! O, pag gumanyan, dilapit na yung king. Okay? So, tabla. Na ano lang talaga siguro na mouse leap, no? Balik tayo. Okay. Vince Medina, nananatiling perfect points. 8 out of 8, mga kamatsas. Pumapangalawa si Nuri Alikain. Isa lang ang talo and bumawi na nasa taas na. Ito na si bumawi sa taas. Si Sherwin Chu. Yes, meron po talaga yung mapipili natin na tal-like games. Na tal-like games na lang, no? Sa top 10 natin kukunin. Kaya titingnan ko po lahat ng naging games ng top 10 eh. Titingnan ko lahat ng kanilang 12 games. Kung may mapupusuan po tayo na malalaman nyo naman yon pag napili natin. O, ipopost namin yon. Okay, pero after 3 days verification, na baka mamaya napili natin yung pala nag-close ang account. Aba, eto na po si Paul Yanilio. Ayan, taga Carmona, Cavite at player ng Lyceum, Cavite. Okay, under Coach Bochok or Sayaman. Ayan, shout out kay Coach Sayaman. So, kalaban niya dito si Vince Medina. Tingnan natin. Okay, matindi na ito.
ang rating 2387 versus 2561. Sa malamang ang score ni Paul may isang nabawas lang na points sa kanya. Pwedeng dalawang tabla or may isang talo siya, no? Okay, round number 9 na po. Round number 9, konti na lang. After nito, 10, 11, 12, 3 games na lang. Tapos na. Okay. So, mag-share na po kayo sa mga hindi pa nakakapag-share dahil hanggang round number 11 lang ang ating pag-share. Sa round number 12, wala na po. Cut-off na talaga tayo. 1, 1, 3 na ang kasali sa ating ruleta. Okay? Master, may tourney po ba kayo na rapid? Meron po. Yung ginagawa natin na ano, na RNT Series Tournament, 10 minutes na yon. Abangan nyo po every Sunday yon at 3 PM kung available kayo, sali kayo. Nakapost na yon, posted yon sa Facebook page natin. And like and click the bell na po, Coach. Yes, thank you very much. Yeah, just subscribe and just click the notification bell para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update po kayo. Yeah. Ah, nag-share po kayo. Sino yan? San sa YouTube ba yan? Facebook page. Rene, wait lang po ha, kasi hindi ko kasi lahat na... Yun, si Rene Sordilia Racamora. Nandito naman po, nakalista naman yan, pero hindi ko nakita. Kasali na po kayo sa ating ruleta. Hindi ko po kasi lahat na ano yung nababasa. Unless tingnan makita ko. Glenn D. Vidal, Marlon Mauricio, Benhar John Marin. Ayan. Salamat po sa pag-share. Kasali na kayo sa ruleta. And Janus Nunez became a follower. Ayan, welcome sa ating mga bagong followers. Ayan, mainit po ang labanan. Nanunuot ang queen sa loob ng teritoryo ng puti. Inatake ni Vince Medina. Tingnan natin kung uubra ba ang atake na yan ni Vince. Or mabibitin. Ayan, nag-rook. AB8! Nako, bumigay! Yon mga kamatsas, nakaptura ng Torres sa B8. Nagblunder po si Vince Medina. Kung sakasakali, ito ang una niyang pagkatalo pa lang. No, kung matatalo, pero syempre, hindi pa rin naman nakakasiguro kasi si Vince Medina ay magaling umatake, mga kamatsas. Talagang ano rin yan, atakador din talaga. Queen B6. So, one piece up si Paul Yanilio. A4. Atake. Pinabayaan na niya yung ibang mga pyesa, no? Basta maka-atake. Okay, kasi yung mga ganyang A4, mga panggulo-gulo yan eh. Para maka-pressure, no? Kahit papaano. Ayan, napapaisip dito si Paul kung ano ba ang gagawin. Yun nga lang, kapansin-pansin dito na ang mga pyesa ni Paul ay nasa gilid, ano? Nandun sa kabila. Kailangan ma-activate hanggat maaari. Ano po ba ang ruleta? May price po ba? Yes, yes po, may price. Simple lang naman po ang price natin para at least meron lang, di ba? At least may pa ano po tayo. Kinapture! Ay! Ah, ganun na lang ginawa. So lumalabas, quality down. Quality down lang. Okay. Yan na lang ang ginawang decision dito ni Paul para mawala na yung mga gumugulo-gulong pressure doon. Quality up pa rin siya. Yun ang naging decision. Then later on, makikipaghamon ang tore. Ayan, tingnan natin. Rook C8. Kinapture na. So, binalik niya, no, ng bahagya ang kanyang kalamangan. Hindi na lamang na isang pyesa. Quality up. But then, very solid ang position dito ng white. So, wise decision din. Wise decision din ang ginawa niya. At least carry niya, no. Mas kaya niyang i-handle, kumbaga. Rook B3, preparing to play battery. Yan, babaterya. Bishop to G5. Threat ang pawn. Binalak. Bishop H4. Pasok ba doon? G3, binalak ulit. Bishop E7, balik. Salamat po, Sir Norvin John. You're the best. thank you po sa inyong 200 stars. Ayan, nag-rook HB1, threatening. Rook B7 na, no? Salamat po, Joe Marie Neresena. You're the best, sir. Thank you po sa inyong lahat, sirs.
naging Sirs na eh, no? Dahil marami sila, kaya Sirs na. Ayun, King C1. Grabe yung ginawang realization doon ni Paul, ah. Sinimplihan lang na ganun, ano? Para luminis, ika nga, kasi may mga panggulo-gulo kanina eh. Yun, meron kasing ganung diskarte, mga kamatsas, yung sisimplihan na lang para hindi masyadong magulo, pwede naman yun. Ibalik ang lamang na material. Yun po ang discarding in-apply dito ni Paul. So, nag-rook C7. Obvious na obvious ang plano. Ayan. Salamat po sa pag-share nyo, ha, mga kamatsas. Ayan. Kasama na kayo sa ruleta mamaya. Thank you, thank you. Rook B7. King D2. Okay. Magkano ba nakalagay sa natin? Sa ruleta. Ah, gawin na natin ano. Oo. Meron tayong tatlong iruruleta mamaya, di ba? Gcash yun. Oh, gawin mo ng 100. Oo, 100 na. 100 ng isang ruleta. Sayang din yun, Gcash or load, di ba? Oo. At automatic po, ibibigay namin ka agad, right away. Oh, eh, bakit? 3 days verification mo pa? Magko-close ba account ng naruleta? Ano ka ba? Bigay mo na ngayon. Yung naglaro, yun ang kailangan ng 3 days verification. Oo. Send po kayo kaagad ng GCash nyo pagka na bunot kayo mamaya. Sayang din yun, di ba? GCash din yun eh. Rook B8. Paano po sumali sa ruleta code? Sabi ni Darwin Alvarado. Ayan. Mag-share lang po kayo ng stream natin. Automatically, madedetect na ni Facebook yan. Makukuha na namin ang names nyo para kasama na kayo sa ruleta mamaya. Yung mismong video namin dito na live stream yun po i-share nyo, ha. Baka kasi ang i-share nyo, yung na-share na rin. Coach, FB page nyo po, RNT Music and Chess. Ayun, sinagot na pala ni Riz Vlogs. Thank you, Riz Vlogs. Nag-rook B7 check. Grabe, lahat ng iwas ng simplification dito, iniiwasan talaga, no? Kasi hindi pwede talagang masimplify. Bah! Teka muna. Medyo bahagyang nakakagulo, ah. Galing manggulo ni Vince Medina. May mga gulo-gulo pa, ah. Nako. Kinapture na lang, oh. Kasi, ano eh. Ah, dito na lang kinonvert sa ganitong line. Oh. Grabe, hanggang dulo lumalaban si Vince, no? Grabe. Parang Texas. Salamat po, Roderick Partos. You're the best, katukayo, Roderick. Ay, sigurado, gwapo din kayo. Sabay, ganun eh. No? Mga Roderick daw, gwapo eh. C6. Yun, grabe talaga. Hanggang dulo laban, mga kamatsas. Ang grabing laban nila talaga, no? Ang galing. Ang galing. Nanalo po si Paul. Hanggang dulo laban. Grabe, gitgitan. Ayan, nanalo si Paul Dito Lianillo, ang player ng Carmona, Cavite. And ng Lyceum, Cavite. Ayan. Dito tayo ngayon sa laro ni Michael Aguilar. Ayan, ang pambato naman ng Dasmariñas City, Cavite versus Gon 65. Rock and Pawn ending. Lamang ng isang pawn, pero... Uy, nakapingas pa ng isang pawn doon, ah. Nakapingas pa ng isang pawn doon, ah. And time. Lamang ng time si Aguilar, no? So, sino ba si Gon 65? Gon 65. Sino tong Gon 65? Tingnan natin, ha. Ah, si Barlo Nadera. I am Barlo Nadera. Ikaw pala yan, Barling. nakita kita kanina, Barling. Barlige. Lupait si I am. Ayun. De, isa po sa mabait na IM po, si IM Barlo Nadera. Maraming beses na po namin nakasama yan sa iba't ibang tournaments. Talagang mabait. Tahimik lang pero killer sa board. Lupait si IM Barlo Nadera. Oh, marami mga katropa natin. Si IM Barlo Nadera po ay Air Force ba siya? Naku, nakalimutan ko. Air Force siya. Air Force? Hindi ako nagkakamali. Yan po, nagtabla, no?
ang kalaban niya si Aguilar. Okay. The best na rin. IM ang tinablaan mo. Michael. Okay, balik tayo. 5 pa ang naglalaro. Spider. Spider versus Gonshu. Yan. Opposite colored bishop. Pero ang daming pawns sa black. Nangingitim ah. Pagtingnan natin. Ayun. Salamat sa'yo, IM Barlo ah. Nakasali si IM Barlo. 488 players na tayo. Ah, going to 500 na pala. Ano? Galing. Ibig sabihin, nakahabol yung iba, ano? Nakahabol yung iba. Okay, opposite colored bishop. Yun nga lang, may outside pass pawn. Ito po yung mabigat kapag opposite colored bishop. Kasi may outside eh. Usually, nagwi-winning pagka ganyan. Opposite colored. Pero ang tanong dito, paano ang ano, may ganun pala. O hindi makatawid, no? Ah, pinapasok. May ganun. Ang hirap nito ah. Hindi madali. Matindi. Ayun na, sana. Grabe. Galing opposite colored bishop. Ang hirap talaga ang depensa, no? Dito ulit. Ang kulit eh. Uy! Ah, hindi gumanan. Doon na yun ah. Sayang yun ah. Ganun na ako. Sabi ganun. Wala nang bishop. Tama ka. Push na yun ah. Ay, nako. Grabe. Mukhang matatabla to ah. Opposite colored. Opposite colored. Kanina may chance na manalo. King H3, no? Kaso nga lang napabilis tumira kasi dying seconds na rin eh. Bishop E2. Ayun. Yun lang. Yun. Nakapasok. Iba na ito. Dapat ganun-ganun lang pala yung bishop. Bishop F1, bishop G2 lang. Sayang. Oo, bishop ano lang, no? Sino ba sila? Ano? Tingnan natin mga kamatyas. Ay, walang identification, ano? Walang ID. Okay, balik tayo. John Melobera versus ito, ang huling naglalaro. Uy, knight and rook. Ayan. Naisama natin ito sa ano, mga kamatyas, diba? Naisama natin ito sa... Ay, naku, grabe, naipanalo pa. Ay, hanip yun, no? Tindi naman nun. And wines, na matyas. Tabla talaga yan, correct play. Tabla to. Dapat ang tira, ito lang. Yan. Ipipin lang yung knight para hindi makagalaw. Tabla yan. Kasi nakacheck, eh. Grabe yun. Nanalo, no? Napili. Lupites to na. Okay, tapos na po ang ating round number 8. So, going to round number, ano ba tayo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos na ang round number 9. Going to round number 10 na tayo. Okay. Round number 10 na tayo. Last 3 rounds. Last 3 rounds. So, dito, Paul Matthew Lanillo versus Nuri Alikin. Ayan po, tinirahan ng French Defense. Feedemaster Nuri Alikin versus Paul Lanillo. Ang varsity player ng Cavite Lyceum. Bishop C6. Ayan, sa mga hahabol po to join sa ruleta, no? Ruleta, pa-share na po ang ating stream, mga kamatyas. Hanggang round number 11 pa naman, di ba? Round number 10 na ngayon, eh. Last round mamaya. Round 12, kung mag-share, hindi na po makakasama sa ruleta. Hanggang round number 11 lang. Okay, tingnan natin. Knight EG5, nanibago dito, napaisip si Paul, no? Kasi Knight EG5, very rare ang idea na yan. Bishop C4. Naku, mukhang pinag-iinitan ito, ah. Mukhang gustong landingan ng maganda yung E6 pawn, ah. Ayan, at magandang gabi po sa aming mga taga-panood ngayon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Gayon din po sa aming YouTube channel. Na-join na ako, na po ako, pending approval, sabi ni James Andre. Ah, si ano po, si Riz Vlogs ang bahala dyan sa mga mag-a-approve po sa ating Leeches team. Oh, marami po kami tournament, saan kayo sasali? Sir James Andre. Hi, ano po FB page? RNT Music and Chess po ang ating FB page. Knight E5, grabe namang mga yokababs yan. Knight E5, target ang pawn sa F7. Ang bilis ng kabayo, ah. Grabe yun, ah. Bilis. Yan, Norvin Jan, coach, pwede po mag-send ng dagdag pa premyo sa ruleta? Yes po. Sige po. Pwedeng-pwede po. Pachat na lang po, ha?
Oo, hindi. Asa, via ano po ba? Via GCash po ba? Pwede po, Sir Norvin, dyan. Ayan, sige. Mag-ano, bigay mo yung ano natin. Yung message mo yung GCash number. Message mo na. Riz Vlogs. I-message mo si ano Sir Norvino diyan. Dadagdag daw ng ano, ibigay mo yung GCash number para maipasok. Ayan, para mamaya dagdag natin sa ruleta. Masaya. Enjoy. Enjoy tayong lahat. Ayun, marami tayong paruleta. Sige, dagdag natin. Ayan po, oh, mga kamatsas. Wow! Sabi ni Red Gary Munoz. Hello po. Ayan, isa po sa mga malulupites na player ng GMA Cavite. Okay. Knight G takes up 7. Nako, grabe. Mainit itong laban na ito. Mainit talaga. Grabe yun ah. Ang bilis naman ng dalawang Yokababs na yon. Nakarating kagad sa E5 tsaka G5, no? Hindi na malayan. Ang bilis ng takbo. Natapyasan ng pawn. Capture. Sige po. Grabe. Namingas din. Namingas. Saan pupunta ang bishop? Saan pupunta yan? Ang kulit eh, no? Matindihan na po ang laban. Grabe. Mabigat na itong laban na ito, no? Pang master level ang mga tirada nila. Bishop D5 hamon sa light square. Makikipag-exchange pa o iiwasan na lang. Ayan. Abangan natin. Tingnan natin. Coach, nakaregister na ako. Sabi ni Obet Mabaza. Ayan po. Thank you very much. So, marami pa tayong mga pa-tournaments. So, abangan nyo lang. Lagi lang nakapost sa ating Facebook page yan. Salamat po. Fate, tiwala, tapat. Ayun, grabe. Fate na, tiwala, tapat pa. You're the best. Hello, fights. C3. Ah, kanina pala black offers draw, white declines draw. Ah, nag-offer na pala ng draw ang black kanina. Oh, kaso, ano eh, maganda ang puti dito. Eh. Talagang aayawan talaga. Bishop E3. Okay. Develop. Sa pawn, 6 pawns. 6 pawns. Sige, bigay mo yung ano natin, GCash number natin ha, para ibigay natin sa ano, sa roruleta natin mamaya. Ayan. Sa panahon ngayon, mga kamatsas, talagang malaking bagay yung mga ganyan. Kasi, di ba, makakatulong tayo. Pandemic times eh. Eh, importante yung mga, kahit mga simpleng GCash na yan, load din yan, di ba? Castle! Okay, castle queenside. San pupunta yan? Grabe ang puti, no? Pogi! Guwapo ang position. Pero, tingnan natin. Hindi pa naman tapos ang laban, eh. Salamat po, Sir Rainiel, sa inyong 75 stars. You're the best. Ayan, thank you po. Rook D5. Capture. Malayo pa pala. Napapatingin ako sa kisame. May paayuda si Sir, no? Ayos. Ayos po yan, ayos yan. Oo nga, tama yun. Kasi ngayong pandemic times, dapat talaga po hanggat maaari, nagtutulungan talaga eh. Kasi alam naman natin, mahirap talaga ang buhay ngayon. Pandemic eh. Bishop D6. Develop lang. 29 seconds, 1 minute pa mahigit si Alikay Nuri. Bishop F4, hinamon ng dark square bishop. Kakagati na ba ang exchange? Queen D7 para magamit ang isang tore na passive sa dulo kasi medyo matagal pong hindi nagagamit. Ayan. Hinahanapan talaga ni Paul ng magandang developments. Bumagsak ang pawn sa G7. Knight to D7. Nakapin na po, sir, ang GCash pala. Nakapin na ang GCash number. Ayan, sa mga gusto pong magdagdag ng sponsor ngayon, paruleta natin, mga kamatsas. No? Para everybody happy. No? Sa mga hindi sumali, sa mga sumali, as long as nag-share ng ating live stream. So, yun. Pwede kayo manalo. Okay.
At nga pala mga kamatsas ha, kung alam nyo po yung ano, dapat pala na-plug na rin dito, no? Tulong natin Green sa ano, sa Jupiter's Channel. Yun, Jupiter's Channel. Ano ba yung pangalan ng channel? Jupiter's TV, no? Jupiter's TV. Dapat pala may ano mo yung link eh, no? Para makapag-subscribe dun yung mga kamatsas and makapanood po kayo ng videos ng Jupiter's TV. Linggo-linggo po, may pinamimigay na 5 raffle na mananalo ng 10,000 ang bawat isa, mga kamatsas. Ayun, 10,000 po ang papremyo. So, ang gagawin nyo lang, linggo-linggo yun eh. Manonood lang kayo ng kanyang vlog regarding sa business and share nyo yung video and subscribe and click the notification bell. Aba, entitled na kayo para manalo. Sa linggo-linggo po yun ha. 5 ang raffle sa Jupiter's TV, then 10,000. Meron pang kasamang mga grocery yon. Grocery tsaka mga bigas-bigas, no? Ayun po, kilala ko po yon si Jupiter's TV po. So, ang lahat ng kamatsas doon, welcome. Welcome na welcome. So, mag-subscribe na po kayo doon. Watch the video na for business po yun eh. Yung mga videos niya regarding sa papaano magpalakad ng mga negosyo, ganun, papaano magnegosyo. Ayun, mamomotivate kayo magnegosyo. Ayan, dito po ay nanalo si Nuri Alikain. Ayun, natalo si Paul kasi walang tatakbuhan ang kanyang yokabab sa gitna. Balik tayo. Ayan, 39 pa ang naglalaro dito sa round number 10. Dito tayo kay Kimwell Aaron Lorenzo, ang pambato ng Calamba, Laguna. Kabuyaw pala, Kabuyaw, Laguna. And versus Badong. Sino ba ito si Badong? Tingnan natin. Badong, Philippines. Si Edgar Bugtong ng Nueva Ecija. Okay. Ayan, at malay nyo, matuwa si Jupiter's TV, magpa-tournament po, no? Actually, may balak po talaga kami magpa-tournament, eh, na-busy lang po talaga, kaya hindi pa naupuan ang meeting. Ayan. So, shout out sa'yo, Brad Jupiter Palma. Ayan, may-ari ng Jupiter's TV, bago lang po yon. So, gusto niyang tumulong din talaga habang nagpo-progress ang kanyang YouTube channel. At the same time, malaking tulong yung paraffle niya. Linggo-linggo yon, every Sunday. Sunday ba? Tama, no? Every Sunday, 5 po ang po pwedeng manalo ng 10,000 sa mga subscribers niya. Sayang yon mga kamatsas. I-type nyo na, no? Jupiter's TV. Bago lang po yung channel na yon, nagtuturo ng mga patungkol sa negosyo. Yan. Naalala ko lang din. Kasi, ano yun. Magpapa-tournament po siya eh. Kaso, hindi ko na po na ano yung may meeting sana kami. Kaso, sobrang busy talaga nito nakaraan. Hindi na naasikaso sunod-sunod ang ginawa. Ayan. Medyo git-gitan itong laban na ito, no? Paano sumali sa paruleta natin dito? Ano po, share nyo lang ang ating stream. Okay? Share nyo lang. Pag na-share nyo, okay na. Oo. Para share nyo na po, no? Kasi hanggang ano lang tayo, eh? Hanggang round number 11 lang ang paruleta natin. Round number 12, hindi na. Kasi iaayos pa yun ni Mrs. para may copy-paste yung mga names. Ayan. And diretso kagad tayo ruleta nyan. Bukod sa ano natin, no? After ma-i-announce natin yung top 10, then, diretso ka agad tayo sa ruleta, mga kamatsas. Ayan, ito po. Yan, tama yan. Ito po ang Jupiter's TV, no? Kahit hindi chess player dyan, ano po kayo, negosyante po kasi yan, si Jupiter Palma, Jupiter's TV. Oh, salamat sa iyo, Christian Mendoza, sa pag-post, ha? Yan, mag-ano na kayo dyan, pero hindi lang basta subscribe. Dapat manood kayo, no? And para ma-share din. Tungkol naman sa business, very essential naman ang kanyang videos. So, just click the subscribe, notification bell, and watch his video para hindi po maging spam ang inyong mga subscribe. Kasi, pag nag-subscribe lang kayo, di kayo nanood ng video, inaalis din ni YouTube yon kasi nga, considered as spam yon, spam. Sent na po, coach. Salamat po sa awesome ninyo na content ng mga game analysis. Maraming salamat po. Appreciated po, Sir Norvin John. Thank you. And sabi ni Jemar,
Pamintuan, nag-send na ako, coach, ng pandagdag ng ruleta. Very good, very good. Sige. Yan, inaabangan na ni Mrs. Walang kurapan. Nakaganon si Mrs. kahit singkit. Tinititigan niya yung dating ng ano eh, ng GCash. Yan. Para alam daw po kung ano, ilan yung idadagdag sa iroroleta natin, di ba? Oh, tuwang-tuwa eh. Oh, dilat-dilat mata kahit singkit. Okay. Tuwa kasi laking bagay yan. Yung mga ganyang simpleng ano, di ba? At welcome sa ating mga bagong followers, Ton Wahab, ayan, and Jerome De Luna Regalia, become a new follower. And Roland Labong, salamat po sa pag-share ng ating stream. Franzen Insoy, maraming salamat po. Ayan, capture. G5. Ayan, grabe no, kasi overwhelming advantage si Badong. So gumagawa na ng mga desperate moves dito si Lorenzo. Grabe, lupit ni Badong pala. Lupites, ha? Malupites. Ubos ang mga pawns. Binalikan. Ayaw ibigay ang B6. Yan, may powerful pass pawn sa kabila. Grabe. Oh, Knight E6. Kumakapit pa. Ah, wala na, wala. Okay, nanalo po si Badong 19. Plus 11 ang ruleta. 14. Ilan ba lahat ang ano? 1,100. Hindi, ano bang ano natin? Sige. Ah. Ah, okay. Okay. Sige, wait lang ha. Babalikan kita mamaya. Kausap ko to si Mi. Okay, dito tayo ngayon sa round number 11 na tayo mga kamatsas. So, ito na po ang huling chance, no? Last chance. Last chance na po ito para ma-share nyo ang stream natin. And in order for you to join the ruleta. Hindi, di ba 100 per ano? 100 per ruleta? Hindi, gawin mo na kayang ano? Ha? Maraming mabunot. Sige, ano tayo, ting 100. Kasi yung sinabi ni sir na dagdag, baka mamaya dagdagan yung 100, yun yung ibig sabihin eh. Ano po ba sir, dagdagan po ba yung price nung ano, nung 100 or dagdagan yung dami ng mananalo ng 100 GCash sa ruleta? Ano po ang gusto nyo sir, dagdagan ba or dagdagan ang bilang ng ano, ng mananalo? Shout out kay Maria Gami. Ayan, ito po ay sa bakbakan ng pambato ng Dasmariñas, Michael Aguilar versus LeBron James, si Nuri Alikain. Ayan, tingnan natin ang bakbakan na ito. Matindi na ito mga kamatsas, malupites na ito, malupihits talaga. Tingnan natin kung matindi na mga tirada nito. It's penultimate round, round number 11, no? Penultimate round na ito. Last chance to join sa ating ruleta. Nag-share na po ako pandagdag ng ruleta. Yan. Salamat po, Sir Jeman Pamintuan. Ha? And coach, pwede ba rating dyan 2400? Yes, open po ito sa lahat. Joel Ferriol. Ayan, pwede po. Inopen namin to eh. Sa lahat eh. O para kasi nga, may Mikael Tal ano tayo eh, game award. Diba? 500 pesos din yon. Eh, dapat makikita talaga sa Malupites yon. So, inopen po namin. Kaya, meron tayong best game award dito na pang Mikael Tal. Pag-aaralan ko lang po, no, titignan ko lahat. Makukuha tayo ng best game sa top 10. Yung makakapasok sa top 10. Para maano natin, mabasa natin talaga, mapag-aralan natin mabuti. Kung talagang mala Mikael talang kanyang nilaro, siya ang mananalo ng award na yun. Ah, okay. Ayun, salamat po. Okay, 1,100 ang ating total ng nadagdag sa ruleta natin. Dalawa nag-share eh, no?
Okay. Ayan. So, ibig sabihin, ilan yon? Ilan yung mananalo natin dapat mamaya sa ruleta? Kung tigo 100, ilan? 11. Lalabas 11, ano? Okay. So, ilan na? 14. 14 ang mananalo. Yon. So, 14 po ang mananalo ng tigwa 100. Ayun, 14 po ang mananalo ng tigwa 100 GCash, mga kamatsas. Salamat po sa mga nagdagdag, no? May dalawa pong nag-donate sa atin kaya dumami ang ating raffle mamaya. So, wait lang po kayo. Huwag kayong aalis mamaya, mga kamatsas. Baka makasama kayo sa raffle. Sayang din yun. Na-share na po ng live. Ayun, sabi ni Saddam Matanog. Ayun, Matanog. Share nyo po yung live, sabi ni Sailed Ride Dolot. Thank you very much po. Okay, grabe. So, super init itong laban na ito. Oh. May mga sacrifice na nangyayari na. Oh. Mabigat din itong si Aguilar. No? Malakas din talaga yan. Tournament player din talaga yan. Eh. And syempre si Nuri Alikain. Syempre, kilalang kilala natin. Youngest FIDE Master ng bansa. Ang nakakuha ng record na youngest FIDE Master ng ating bansa. Bishop to D4. Rook takes D5. Coach, pa-shout out. Darwin Marciano. Ayan, taga-Sampaloc na kabataan. Mga taga-Sampaloc na kabataan. Ayan. Darwin Marciano, shout out. And dagdag na lang po premyo ng mananalo para less hassle. Ah, dagdag na lang ng premyo ng mananalo. Ha? Aling tatlo? Tatlo yung original, di ba? Hindi, gawin mong ano, gawin mong tagto 200. Oo. Gawin mong tagto 200 ang mananalo mamaya ng ruleta. Ilan 'yon? Kung 14, edi 7 yung mananalo, di ba? Okay na 'yon, the best na 'yon. The best na yon. Okay, mayroon tayong 7 mananalo mamaya ng ruleta, tagto 200 pesos. Oh, malaking bagay yon. Kahit pa paano, pang load-load. Oh, share nyo na po mga kamatsas, ha? Okay, and then welcome sa ating 44 new followers. And meron po kaming tagapanood ngayon na hindi pa nakakapag-follow, 36. Papindot naman ang follow para masaya tayo. Okay, grabe. Mahinit na nagbabakbakan. Yung pong ano, yung raffle natin, kahit nanalo na kayo sa major prize natin sa top 10, pasok pa rin kayo. Eh, kayo nanalo sa ruleta, pasok pa rin yun. Okay, may premium pa rin. Kasama pa rin kayo pang kalahatan ng ruleta eh. Okay. Salamat po, Kramnik Dre, El Pedes. And Jason Patricio. Ayan. And special thanks to our ruleta sponsors, Norvin Jan Pampolina and Jemar Pamintuan. Ayan. So, receive na po, receive. Tanggap na daw po ni Mrs. Okay. So, kahit sino, no? Kahit na naglaro or hindi, nanood lang, pwedeng manalo. Yun ang maganda. Okay. Aranza Melson. Ayun, thank you very much po. Yan, salamat po sa mga nag-share, no, ng ating stream. Capture, capture! Grabacious itong laban na ito. Matindacious. Grabe, no? Gagaling talaga nila, mga kamatsas. Galing nila. Ang gagaling nila, ma'am Reshore. Mukhang maha-high blood ako pag sila kalaro ko. Nakaka-high blood yung mga ginagawa nilang diskarte. Ang lakas eh. Ang lalakas umatake, no? Yung mga tipong pambukas dilata talaga yung mga atake, no? Yan na. Ang naglaban pala ay rank number 1 versus rank number 3. Kaya pala parehong malakas talaga ang gitgitan. Pero in this position, medyo nakakalamang po, no? Sa... hindi ko rin masabi. Unclear. Unclear, no? May atake ang black, pero may atake rin ang white, eh. Grabe.
grabe. Malaman, tingnan natin. Sa exposure ng king, medyo exposed ang white king kasi uncastled. Hindi nakapag-castling ang king ng white. And 21 seconds, 14 seconds. Bishop takes. Knight F1. Rook F3. Ooh! Yun lang, bakit binigay yung tore? Binigay ang tore, mga kamatsas. Lamang ng isang pesa ngayon, si... Ha? Binigay ulit? What? Ba't hindi kinain? Hindi kinain? Ano meron? Naguluhan ako ron. Hindi kinain? Bakit hindi kinain? Ha? Ala! Grabacious, mga kamatsas. At teka muna, ang nanalo pala dito... Sino nanalo? Ang nanalo dito ay si LeBron James. Tama? Sino bang black dito? Di ba si LeBron James? Ah, ganito. Okay. Ba't ganun? Ba't nandun yung king? Parang iba yata nangyari, no? Ah, baliktad. Ba't nag-ibang iba yung kanina nakita natin kanina, no? Iba, no? Naglolo ko si Leeches talaga, no? Tori yun kanina. Namati pala. Namatchas bigla pala. Nanalo pa si... Ano? Si Nuri. Okay. Panalo po si Nuri Alikain. So, meron pa tayong 24. 10 points si Nuri Alikain. Pumapangalawa si Vince Medina, Daylands, and Sarsar. Mamaya tingnan natin, no? Dito tayo ngayon kay Vince Medina. Hindi pa tapos ang laban. Vince Medina versus Romy. Dalawang tore kay Vince Medina. Okay, tingnan natin. Sino si Romy, no? Tinanggan muna natin sino ba si Romy. Ah, wala. Walang pangalan. 2,000 lang nakalagay. Okay, tingnan natin. Pero winning ang white dito. Dalawang tore yan, eh. Dalawang tore, winning yan. Ano ba yung panalo pala? JS. Ano yun? Sabi ni Joel Ferriol. Haha, may sariling laro si Leeches. Kanina, no, magkaiba, no? Nung ni-review ko na nag-iba, may tore. Kaya ako nagtaka, eh. Yung pala, ano, may sariling, ano, nag-iba yung ano ni Leeches, no? Kanina pa nga yan, eh. Nung nag-a-analyze nga ako kanina, nag-iiba, eh. Oo, nung nag-live ako, bigla nabaliktad yung player. Grabe ang kulit. Nag-re-live tuloy. Loko, eh, no? Nagulat ako kung bakit nag-resign yung pala matchas na kasi nagkapalit yung king at rook. Ayun, check. Nakasali po ako sa ruleta, coach, sabi ni Saddam Matanog. Nag-share ka na, no? Basta nag-share ka, kasali ka na. Salamat po, Sherry Arellano Rodriguez, sa pag-share. Kung hindi ka mag-share, kung hindi ka nakashare, hindi ka kasama. Kailangan nakashare talaga. Uy, grabe, nagkaroon pa ng komplikasyon, no? Nagkaroon pa ng komplikasyon, ah. Queen, check. Check. Grabe, nakasave pa ng tabla. Galing ni Romy, oh. Tabla pa, oh. Hanip yun, oh. Tabla na. Tabla. Galing. Grabe naman yung save na yun. Ano lupit na save pa, no? Insufficient material. Ito, laro ni Chin Lim. Ah, si Chin Lim. Ito, malupit ito. Oh, UST ito, si Chin Lim. Versus Ivan Ku. Ayan, kilala rin natin si Ivan Ku, di ba? Si Chin Lim, ano po, player ng UST. Ayan, nanalo dito si Ivan Ku. Okay. Balik tayo. And dalawa na lang ang naglalaro. Anatoly Pascua versus Bane. Taga saan si Bane? Philippines. Noy P. Noy, grabe, manunundot. Lakas ng tira niya, obligado talagang uwian, manunundot, eh. Rook H1. So hanggang ngayong round na lang po, ha. Pagpasok ng round number 12, cut off na tayo sa ruleta. Okay, meron tayong 7 mananalo sa ruleta na tag 200 GCash or load. Sayang din 'yon, mga kamatsas. Salamat sa ating sponsor, Norvin, Jan, Pampolina, and Jemar Pamintuan. At syempre sa ating nagpalaro ng torneyong ito na si Sir Rafi Garcia. Thank you very much.
So, nakakatuwa po kasi loading-loading niya si Mikael Tal, kaya naisipan niya na magpa-tournament sa birthday ngayon ni Mikael Tal. Bagamat pumanaw na, pero buhay na buhay pa rin ang kanyang mga laro. Kaya maraming natutuwang mga fans sa kanyang mga nagawang laro. Dahil sa mga sacrifices ni Mikael Tal, nakaka-entertain talaga. Uy, grabe, lumalaban talaga oh. Yo, alam na. Wala na, abutan natin. Malayo pa yung po na isa eh. Sa YouTube? Ah, sa YouTube. Salamat po, Sir Teddy Koo. Salamat po sa inyong donation sa ating YouTube. Thank you very much po. Ayan, nanalo dito si Anatoly Pasqua. Ayan! So, okay, bago magsimula ang round number 12, last minute, habol na kayo sa share. Roleta, roleta! Okay! So, simula na ang round number 12 for the last round, mga kamatsyas. So, close na tayo sa roleta. Kahit na mag-share, hindi na pumakasama. So, inaayos na po ngayon ni Missy sa mga names para may preparation para dire-diretso tayo. Okay, so Sicilian. Sino ba itong si Sarsar? Kilalanin natin, no? Sarsar. Siya po si James Char Poster Allegado ng 18 years old ng Cebu. Ayan, Ronda, Cebu. Taga Cebu po. Katulad ni Verdun, no? Uy! Draw by mutual agreement. Poprotest ako! Arbiter! Bira. Ito yung isa sa wala pang setting si Liches. Wala tayong magagawa dyan, mga kamatsyas. Sana magkaroon kay Liches ng ano, yung umanggat maaari 30 moves, no? O, kaso wala eh. Wala si Liches na ganun eh. Kaya pag mag-agreed talaga, mutual agreed draw, wala tayong magawa nun. So, ibig sabihin, kung walang batas na bawal dito, eh, pwede yun. Pwede. Yung nga lang, hindi nga lang masyadong enjoy kasi tabla ka agad eh. Okay, nagtabla na, no? At dahil nagtabla, si Vince Medina humahabol, no? Pwede pa siya makatide kay Nuri Alikain. Pwede pa siya makatide. Okay, so dito tayo ngayon kay Vince Medina. Kalaro niya si Gon65. Pag nanalo, dapat mas twin siya dito para may chance pa na mag-champion si Vince Medina kung sakali, no? Kung mananalo siya, depende sa itatalon ng tiebreak. So tingnan po natin. Coach, kasali kami, sabi ni Avelino sa R, Bernardo Jr. Pag nag-share po kayo, automatic kasali kayo dyan. Oo. Automatic po kasali yan. Pero ngayon po, cut off na tayo. No? Cut off na. Wala nang, hindi na maglilista. Hindi na may sasama kahit mag-share. So, ala, wala na nag-share? Wala na nag-share? Tumahimik na. Ganun pala, ha? Sabing ganun, ano? Rank number 2 versus rank number 7 ang magkalaban. Hanip, hanip na laban ito. So, tingnan natin ha, kasi hindi pa natin makongratulate ng advance si, kasi yung mga nanalo sa major prizes, mga kamatsyas, subject for 3 days verification pa. Hindi pa siya automatic na talaga. No? Pero i-announce natin mamaya, ideally, no? Para malaman natin. And then yung best tal game, after 3 days, ilalabas natin kung sino talaga. Titingnan ko po lahat ng mga games sa top 10 na may matinding naging laban. No? Kahit na Blitz, nagkaroon ng mga spectacular sacrifices, yon ang mananalo. At ipopost namin yon sa YouTube and sa Facebook page, yung nanalo ng Best Tal Games Award. Best Tal Game lang pala, isa lang yun eh. Okay. So, mag-ready na po yung top 10, no? Hingi kami ng picture para ma-recognize namin kayo sa aming Facebook page. Makilala din kayo ng ating mga followers, kamatsyas, YouTube subscribers. Ayan. Okay. And then, GCash number. I-submit nyo na sa ating Facebook page. Kung hindi naman magko-close ang account, walang problema. So, dire-diretso na yan. Matatanggap nyo po kagad. And ang inyong pong full name para sa certificate kasi bibigyan namin kayo ng certificate. Okay, maganda ito. It's a crucial round. Must win situation si Vince Medina kung gusto niya mag-tie for first. May chance pa rin kasi siya mag-champion eh, di ba? Depende sa tie break.
Dito ba sa Leeches win over the other in honor? Pero ang alam ko dito, yung number of ano eh, number of game score ng mga nakalaban eh, yung basihan sa tiebreak eh. 140 participants ang ating sa ruleta. Yan. 140 participants po ang iroruleta natin mamaya. So ayusin mo na para i-submit mo na, i-ano mo na sa akin. Okay na. Okay, mamaya i-ano natin para ruleta tayo. Coach, sali mo ako sa ruleta, coach. Aha, pasensya na, di ako makakababad sa FB. Di ko hilig dun eh. YouTube kasi mas pabor sa akin. Panuuran. Okay lang po, Sir Darwin Marciano. Meron po talagang okay sa Facebook, may okay din sa YouTube, no? Yun, kaya kahit saan naman, basta kung saan kayo okay at komportable, pwede. Right, grabe. Init ah. Capture, may beatin sa C6, lalim ng binitawan. Binitawan ni Kun 65, oh. Grabacious. Dito, dapat ipanalo din ni Kun 65 para maganda-ganda ang pwesto niya, no? Kailangan din yun, eh. Bishop takes E5. Nag-capture-capture pala sa gitna. Napahinto si Vince Medina. Mukhang nagkaroon ng problema, no? Kasi obligado ng capture yata eh. Babagsak ang isang pyesa. Na blunder, no? Babagsak ang isang pyesa. Yan, welcome Luzel Lontok Chua sa ating bagong follower. Welcome po. Sa mga hindi pa nakakapag-follow, follow na po kayo, mga kamatsyas. Marami pa tayong mga pa-tournaments na darating. And may mga raffle tayo during the tournament. Lalagyan natin ng raffle na para masaya. Yan. How to join sa ruleta. Tapos na po, cut off. I-share yung ating stream. Kaso hanggang round number 11 lang. Kasi preparation na yung last round. Para makolekta na yung mga names. Ayan. So meron tayong total of 1,400 para sa ruleta. So tag 200, meron tayong 7 bubunutin mamaya na mananalo ng 200 GCash. So sayang din yun, mga kamatsyas. Pang load-load din yun, pang data-data. Okay, salamat once again sa ating ruleta sponsor na si Norvin Jan Pampolina and Jemar Pamintuan, and especially thank you sa nag-sponsor ng tournament na ito once again kay Sir Rafi Garcia. Thank you very much po. Ayan, and sana marami pang katulad nyo na mag-sponsor sa mga tournaments na kagaya nito para masaya tayong mga kamatsyas, mga noypi. Okay, open to sa lahat eh, open. Rock D1, nako grabe, lamang ng isang pyesa dito si Gon 65, no? Eh, ang rating ni Gon 65, 24-34, eh. Ang lakas na yan, mahirap na yan. Oh, mahirap na makarecover pagka ganyan, mahirap na. May tira na yan ganyan, matiba yan, solid yan, pagka ganyan, mga kamatsyas, ayan, no? Smooth maglaro, no? Hirap na makarecover, eh. Grabe, nako, talagang last round, no? Grabe, doon na dali. Coach, kung bibigyan ka ng kahilingan na pwede mong buhayin ng isa sa mga GM nung araw, sino bubuhayin mo? Si Tal po ba? Si Tal! Sisigaw pa yun. Si Tal! Ilabas niyo si Tal. Kaso genie eh, no? Parang genie, kikis-kisin mo ba? Mga ano eh, no? Mga katang isip eh, no? Pero, ayan. Nanalo po dito si Gon 65. Sino nga uli si Gon 65? Gone 65. Ah, si Barlo Nadera pala. Oh, nakalimutan ko. Si I am Barlo Nadera. Malupites pala si Barling. Malupites. Okay, we have 48 players left. Ha? 48 players pala nang galaro. Na, names na sabitnaan mo sa akin. Sige. Mamaya, iyan ako ha, kasi hindi ko maano dito. Okay, dito tayo kay Francis Talabok. And Ivan ko, ayun, nanalo po si Francis Talabo kasi mate in one. Okay, balik tayo. Mayroon pang 41 na naglalaro. And ito, Michael Aguilar versus Anatoly Pasqua. Rank 16 and rank 14. Nako, grabe, daming pons ni Anatoly Pasqua. Napakayaman sa pons.
Ayun, welcome po sa ating Facebook page, Luzel Lontok Chua and Oliver Jan Revidad Ranel Palomata. Ayan, mga bago nating followers sa Facebook page. Thank you very much. Gravacious ito, gravacious. Sa daming pons. Daming pons. 2571 si Anatoly Pascua, grabe rating, no? And Michael Aguilar, 2379. Pagka mga ganito, solid na talaga yung rating, eh, no? Anatoly Pascua. Itong laban na ito. Malupit si Anatoly Pascua. Daming points. 8 points, coach. Sabi ni Harmless Kate. Ayun. Nanalo na po dito si Anatoly Pascua. And meron pa tayong natitira dito ang 15. Spider versus Basi Samar King. Taga Samar siguro siya, no? Kaso ang hina na signal. Kulay pula, oh. And dito naman kay Spider. Ayun, dalawang bar. Mga data lang yata gamit, ha. Pero kahit mga data-data, no? Importante yung tira, eh, no? Hindi naman yung data-data, eh. Nga lang, factor talaga dito, malakas ang internet para smooth ang pre-moves. Yan. Winning po ang white dahil may 2 marching pass pawns. Ngayon, winning na winning. So, and wines. Winning si Spider. Isang po na lang, di pa binigay, oh. Okay. Balik tayo, balik. Walo pa naglalaro. Vizca J versus Paul Yanilio. Aba, ito si Vizca J. Ito yata si paring Vizca. Aba, teka muna na. Mamaya natin tingnan, no? Mainit itong laban na ito. Mainit. Opposite colored bishop. Tabla. Tabla, tabla. Capture, capture na. Tabla po, tabla. Ha? Pina-queen? Bakit pina-queen? Ala! Nakalimutan? Ay, sayang! Grabe, nanalo si Paul Yanilio. Kakapture na lang yun. Ayun, kilala ko si Vizca. Isa rin sa mga matinding player yan ang Cavite. Okay, and then dito, nako, sa endgame na ito mga kamatsas, nasa correct square ang bishop. Makaka-promo, makaka-queen yan. O kung opposite yan, tabla. Kung bishop, kung nice square bishop, tabla yan eh. Okay, balik tayo, balik, balik. Tatlo pa natitira. Ito, stalemate, stalemate. Shoutout po kay Daddy Enrique Hipolito. Pinatulog na ako, may pasok bukas, sabi ni Lance Hipolito. Ayan, malapit na matapos. Tutulog ka? Malapit na matapos. Ayan, welcome Mark Anthony Pinto. Konti na lang. Lance, konti na lang yan. Okay po. Ayan. And, ayun! Okay. So, congratulations po sa lahat ng mga naglaro. Ayan. Banggitin ko muna po yung top 10, ha. Pero ito po ay subject for 3 days verification ni Lichess para to make it sure na walang nag-close. No? At walang gumawa ng any magical moments. So, ito po ang top 10 natin. Si Spider, number 10. Palakpakan muna natin. Ayan. Francis Talabok, number 9. Daylance 11. Ayan, sino ba si Daylance? Parang hindi ko nakita, no? Siya si Lloyd Canciola ng Iloilo City. Ayan, hello po sa mga kamatsas naming taga Iloilo City. And kay Sarsar. Sarsar, sino nga ulit? Ayun, taga Cebu. And kay Vince Angelo Medina. Ayan po, taga Laguna. Anatoly Pascua. And National Master Lorena. Ayun, Anatoly Pascua, hindi ko napalakpakan. And Vince Medina, habol ko, ha. And Badong, ayan, si Badong. Sino nga uli si Badong? Edgar Bugtong ng Nueva Ecija. Ayan, congratulations. And I am Barlo Nadera for second place. At ang champion natin ay si Nuri Alikain, ang youngest Feedmaster natin na record holder. Ayan po, no? Lahat po yan, ipa-finalize natin, ipopost namin yan sa Facebook page. Subject for 3 days verification muna tayo, okay? So, pero sa top 10, mag-message na po kayo sa amin ng inyong GCash number and full name and picture na ba kagad? E paano kung mag-close yung may mag-close sa kanila? Sige, mag-send na raw po kayo ng picture, kahit ano pong picture para magawan po namin kayo ng poster sama-sama yung mga nanalo. Okay, and then waiting din sa best tal game. Kukuha ko sa top 10. Titingnan ko po lahat ng mga games dyan.
Okay, na may pinakamalupit na Malamika Elta lang ginawa sa kalaban. Yung panalo talaga. Yon. Okay. So dito na tayo ngayon. Pupunta na tayo ngayon dito sa ating raffle. Wait lang po ha. Ang gagawin ko ay kukunin ko lang yung names. Kukunin ko lang ang names ng mga nag-share kanina. Sige, wag muna po kayong aalis. Wag muna. Kunin ko lang ang sabihin na no, sinin. RT, sige. Yan na. Okay, malapit na tayo. Malapit na tayo. Okay. Ito na ba yan? Hindi. Asan na yun? Ito yun. Ah, okay. 140 ang nag-share, no? So, automatic, kasali ito. Yan. Okay. So, ito na po. Ano na natin? Papasok na natin sa roulette. Ayan. Roulette na tayo, mga kamatsas. Okay. Tintinin. Ang dami niyan. Okay. Dahil sa dami niyan, mga kamatsas. Ay, kita naman, ano? Kita, no? O, andyan ang mga pangalan, ha? O, walang ano yan. Automatic yan. Simula na kagad natin. Ang matatanggap po ng mananalo, no? Pito po ang pipiliin namin. Pito na, no? Para marami pong manalo. Tagto 200 GCash. So, and once again, thank you very much kay Norvin John Pampolina and Jemar Pamintuan sa sponsor ng ruleta. And most especially, thank you very much sa main sponsor ng tournament na ito. Walang iba kung hindi si Sir Rafi Garcia. Thank you very much, Sir Rafi Garcia. Salamat po. Salamat talaga. Thank you, thank you. Okay. Ano bang effects ko kanina? Palakpak narinig mo? Baka mamaya puro laugh yung napindot ko. Okay, simulan na kagad natin. Simulan na natin ang unang mananalo ng 200 pesos. Ito na. Ayun, sino kaya? Si El Leon. Ayan. Mag-send na po kayo ng GCash nyo, ha. Ngayon din, walang 3 days verification to. Ngayon din. Dahil nag-share kayo, panalo nyo na ngayon yan. Okay, sisend na kagad namin yan. So, re-remove ko na. El Leon, mag-share po kayo, mag-message kayo sa ating Facebook page, ha. Sa Messenger, para gamit ang account nyo na ito, ha. Gamit nyo yung account na ito. Baka ibang account yung i-ano nyo. El Leon, no? El Leon, ibig sabihin yun ang ano niya. O, Riz Vlogs, ha. Pasend mo na kagad. Alisto. Okay, next. Next winner ng 200 GCash. Din. May tunog pa, no? Walang iba kung hindi si Renny Sordilia Rocamora. Yon. Siya yung nagtanong kung kasali na ba ako. Okay, si Renny Sordilia Rocamora. Okay, congratulations. Pasend ng GCash number. Ngayon din ay aming isa-send sa inyo ang ating pangatlong mananalo ng 200 pesos. Ding 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 ding. Okay, walang iba kung hindi si Darren. Ayan, congratulations Darren. So, send na ng GCash, ha? Remove ko na. At ang pang-apat na mananalo. Ding, 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 ding. Grabe sound effects. Walang iba kung hindi si Emerson P. Lucelo. Yan po ang ating pang-apat. And send na po ang GCash. Huwag kakalimutan, GCash number sa ating Facebook page, Messenger, sa message po. Okay, at ang ating panglimang mananalo. Din. Panglima, walang iba kung hindi si... Yep! Ayun, Felix Berto Baguio Jr. Congratulations! Send na ng GCash number. And ang ating pang-anim na mananalo. Din. Okay, walang iba kung hindi si... Kamuntik si Sir Bushmeli. Ito, katabing-katabi. Oh. Katabing-katabi. Cabrera Bear. Okay. Oh, send na po ng GCash number. Okay. Ayan, salamat po. May mga umahabol lang pa stars, no? Thank you, thank you.
And ang ating panghuli na mananalo. Ito na po. Ding 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 ding. Wala sa top 10 ah. Ang nanalo ah. Hindi ba sila nag-share? Ayun, si Giovanni Corrochan Corro. Congratulations sa lahat po ng pito nating nanalo ng GCash. Okay, mag-send na kayo ng GCash number nyo mga kamatsyas ha, na mga nanalo sa ating Facebook page para maibigay ka agad sa inyo agad-agad. Ayan, salamat po kay Wancho, ano yan, Wancho Wising, ayan, sa inyo pong 75 stars. Thank you very much. And syempre, pasalamatan muna natin no, yung mga ating star senders na sila Ralph Edwin Panti, Edgardo Y. Patalya, Ezekiel B. Santiago, JC Capones, Lloyd Vincent Orio Kerania, and Resti Mendoza Makahiya, J. Tomenyo Hatulan, James Gumba, R. Justin Calyada, Al John Adarlo, Meratz Respecia, and Darren Judy Sagidan, Faith Tiwala Tapat, Faith Tiwala Tapat, ang dami. Faith, ano yun? Oh, ba't mo inano? Nawala. Ayun. Okay, Rainiel, Clifford Bryan, Joe Marie, Neresena, Roderick Partos, Dayan Rick, Norvin Jan, and DJ Jun, Teo Dolot, shoutout coach, Zil Dry Dolot, at DJun Teo Dolot. Ayan, and Rafi Garcia, sa ating sponsor, thank you very much, sir. So sana marami pang katulad nyo na mag-sponsor. And thank you sa live coach. Good luck po sa lahat. Ayun, mayroon na po tayong potential winners. Ayan, and kay Ian Onaid. Ayan, and kay Ted Ku sa ating YouTube senders. Wancho Buising. Ayan po sa ating star sender. Okay, and then, maraming salamat po sa mga new followers namin dito sa Facebook page. Sa lahat po ng nag-share, sa lahat ng nag-like sa ating YouTube, sumubaybay. Thank you very much. And meron tayong tournament ulit ha, this coming November 14, Sunday, yung ating series batch 3, yun ay 3 PM magsisimula. Yun nga lang ay meron pong rating limit lang yun, 2200 and below. Tama no? Oo, okay. So, and then November 21 batch 4, another Sunday, 3 PM magsimula. November 27, kiddies tournament. Sana po isalin niyo na ang inyong mga kiddies under 14, under 12, under 10, under 8, and sa ating mga gustong mag-join sa ating YouTube join button, meron pong tournament tayo June 28 and November 28 din para sa ating weekly training tournament. Okay, meron pa ba tayong mga extra announcement? Wala na? Ayun! Welcome po sa mga bago nating sponsors. Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating Facebook page ha. At para magulat ang mga kamatsyas natin, aba, may tournament ulit na paparating. Okay po! Maraming salamat po! Magandang gabi sa inyong lahat!